Hi guys! My name is Joseph Lim. Mas kilala ko sa tawag ng classmate dito sa social media. And welcome po sa Lazy Genius Podcast. Ang ganda ng intro mo, bro. Ngayon ako nakakaroon ng ganyang kalapit na intro. Taga saan ka pala? Taga Bicol. Ah, taga Bicol. Pero saan ka nakatira ngayon? Both. Tumatawid-tawid lang Bicol and Manila. Ortigas, the best. Okay. So ngayon, kung hindi nyo kilala si Joseph Lim, tama. Isa siyang content creator na nakikita ko sa social media bago pa ako maging content creator. Isa ka rin sa mga reason ba't ako naging content creator. Dahil sa mga contents mo, nakikita ko na okay, kasi marami sa social media na mga influencer na negosyante ko, no? Pero wala talaga negosyo. Maka-advise, wala naman experience. So, nung binaklaon siya kita, sabi ko, ito yung legit na negosyante. Magandang advice niya. At doon ako nagkaroon ng idea na why not ako din? Kasi meron din akong experience, qualified naman ako magbigay ng advice kasi negosyante din ako. At doon ako nag-decide dahil nakikita ko yung mga videos mo before. At after noon, nung naging content creator na ako, nakita ko na ini-invite ka sa mga ibang mga podcast at sa mga ibang mga platforms. Kaya nakita ko na why not na invite kita dito dahil alam ko kasi na marami ka talaga mabibigay ng mga value. Masasabi mo ba na negosyante ka? Oo naman. Simula pa nung bata. Ano ba yung mga negosyo mo? Hindi, technically, nung elementary kasi mahilig ako magbenta-benta. Anything na pwedeng ibenta, binibenta ko nung bata ako. Hanggang even nung high school at college, may mga extrang sideline ako. And even, namasada ako ng jeep before for 5 years. Namasada ka ng jeep? Mm-hmm. Naging driver ka ng jeep? Yep. 5 taon. Weh! Oo. Oh my God! Buhin ko yung kwento. Oh, sige. May mga jeep kasi kami. Ah, okay. Ngayon, pag gumarahi yung jeep namin, sumasideline lang naman ako mga 2 to 3 hours. Kasi rather than makinig ng sounds, noon kasi pag makikinig ka ng sounds, uupo ko lang sa isang gilid, katabi mo yung radyo, doon ka lang gaganon-ganon. Eh, sabi ko, sayang ang oras ko kaysa nandito ako, sa jeep na lang ako magsa-sound trip, nakakakita pa ako ng ibang pwedeng makita habang namamasada, at the same time, kumikita ako ng pera. Kaya namasada ako for 5 years during na nag-aaral ako ng college. Okay. Pero mga 2 to 3 hours lang naman din after nun, uwi na. Tapos at least may dagdag kang 200, 300 pesos. Yan. Okay. So namasada ka dati? Dahil meron kayong mga jeep? Oo. Tapos namasada ko kasi parang sayang ng oras eh. Ayoko talagang ever since. Ayoko ng oras na nasasayang. Kaya kesa tumambay sa bahay or uminom, sabi ko, mamamasada na lang, kikita pa ako ng pera. Saan ka namamasada nun? Sa Bicol, that time. Ah, seryoso? Tapos after that, ano na yung ginawa mo after that? Nung graduate na ako ng college, doon ako na recruit sa... Actually, graduating ako ng college nung na-recruit ako sa networking. Doon na nagsimula? Doon na nagsimula. So nagtapos ka ng college? Nakatapos pa rin naman ako. Anong kinuha mo? Computer engineering. Computer engineering. Okay. So masasabi mo ba na nagamit yung ano, yung course mo sa pagnegosyo? 100% hindi. Pero yung yung mga values, yung mga logic na natututunan mo sa school, nagamit ko pa rin in a way. Paano mag-problem solve, paano maging madiskarte, magano. Pero yung actual talagang tinuro na specific, hindi mo naman actually magagamit talaga. Bago ka maging networker, bago ka i-recruit sa networking, masasabi mo ba galing ka sa isang pamilya na mayaman? Elementary, oo. High school, bumagsak kami. Doon that time na yung lahat ng properties namin nakuha na ng narimata. Tapos ang natira lang talaga sa amin, jeep. Yun talaga natira na lang sa amin. Kaya okay. Nasanay ako dati na may kaya parents. Pero I'm very thankful na bumagsak kami. Kasi dati, isa yun sa nagiging question ko na sabi ko, Lord, bakit naman kailangan mangyari to sa amin? Naghiwalay pa parents ko. Tapos, only to find out na napaka, kasi yung naging teaching sa akin dahil sa pagbagsak namin, ang gandang lesson yun, kaya ako naging successful na ganito. Kasi dati, pag may gusto ako, iiyak lang ako eh. Ibibigay na ng mama ko. Ganun ka. Pag gusto ko ng toy, iiyak. Spoil ka. Solo akong lalaki, tapos bunso ako. Matik. And syempre, diba, pag Chinese, lalaki ka pa, iba talaga yung treatment din in a way. Kaya that time, nung na-realize ko na, sabi ko, it's in a way, thankful ako na mahirap yung pinagdaanan ko nung kabataan. Kasi doon ako naging matibay. Yung mother and father mo ba is both Chinese? No, mama ko is Filipino, tapos ang father ko lang Chinese. Okay. So yung negosyante is... Both silang negosyante. Si mama ko may sariling handicraft, yung father ko may sariling auto supply and mga jeep.
Okay. Kaya every Saturday noon and Sunday, Saturday tindahan ni Papa, Sunday tindahan ni Mama. Monday to Friday, school. Ah, ganun ka. Yun ang elementary ko lang ako noon. Elementary ka pa lang noon. Nagkakahan ako noon sa tindahan namin. So, ini-implement na mga magulang mo yung mindset ng isang pagiging negosyante sa'yo no, habang bata ka pa lang. Yeah. Actually, hindi ko makalimutan yung sinabi sa akin ng father ko before. Nasa bahay ako, naglalaro ako, dinawag ako. Yung pinsan mo ngayong taga Lasal na nagtatrabaho sa Makati ngayon at kumikita ng 50,000 a month. Tapos ikaw na nag-aaral ng high school, sino ang mas mataas sa inyo? Di siyempre, sagot ko siyempre, papasabi ko yung pinsan ko. Sabi ko, may 50,000 na sweldo, taga Manila, Makati, nagtatrabaho, Lasalista. Siyempre, ang taas nun. Sabi ni Papa, mali. Sabi ko, bakit mali? Ikaw mas mataas. Sabi ko, bakit? Ikaw amo. Ikaw sinusunod ng mga driver dito. Yun, nagtatrabaho, empleyado. Kaya mas mataas ka doon. Kaya ganun pa lang. Kaya never ko talagang pinangarap sa sarili ko na pagka-graduate ko na magtatrabaho ako. Actually, high school pa lang ayoko na mag-aral ng college. O bakit mo tinuloy? Walang baon eh. Natali na, what? What? Girl, idol. Sabi ko kay Papa, Papa, ayoko na mag-aral ng college. Kasi sabi ko, pag-graduate ko, ako naman mag-manage ng negosyo natin. Yes. Eh, hindi ko, alaanin ko yung pag-aaral. Mm-hmm. Sabi ni Papa, o di sige, huwag ka na mag-aaral kung ayaw mo. Tapos, teka lang Papa, may baon pa rin po ba ako pag hindi na ako nag-aaral? Sabi niya, siyempre hindi ka na pumapasok eh. Sige, mag-aaral na lang ako. Okay. So, dahil sa pera, nag-aaral ka pa rin talaga. Exactly, yun lang talaga. Pero yun lang yung motivation mo? Eh, oo, kaya nga elementary pa lang, nagbibenta na ako ng kung ano-ano. Yung kapitbahay namin, naglilinis, meron silang binibenta ang mga mirror toilet before. Yung nilalagay pula. Ah, okay. Oh, yes. Sa cutics sa ano. Oo. Tapos mga agwa-oksinada. Naglilinis na ako nun sa kapitbahay namin. I'm earning 5 pesos per hour. Kasi ang kita ko sa isang bote, mga 10 cents eh. Kaya makakailang bote ako noon, tapos kita ko mga 5 piso. Elementary ka noon? Elementary ko lang. Okay, tapos nung naging high school ka, ano nang ginawa mo negosyo? Nung high school, nagpapautang na ako noon. Nagpapa 5-6 ako. Wow! Kasi nagsimula ako noon, yung driver namin lumapit sa akin, umuutang ng 500. Sabi ko, ba't kita papautangin? Sabi ko, hindi mo pa ako bayaran. Oh. Eh, ang ganda nung sinabi. Yung 500 mo, papalitan ko, gagawin kong 600 after 1 month. Kasi ko parang maganda yung pera yun. Kasi napakasimple. Yes. Elementary ako, inopen ako ng mama ko ng bank savings account na 2,000 pesos. Akala ko yayaman ako dahil doon. Kasi sabi nila, tutubo daw eh. Yes. After a year, ang tubo, cents. Sabi ko, paano naman ako yayaman dito? Parang tinitingnan ko lagi yung passbook ko. Kaya nung high school ako, nung sinabi ng driver namin na yung 500 pesos, ibabalik niya 600, biglang nagliwanag mundo ko. Ang laki nun. Sabi ko, wala akong gagawin. Yung 500 ko, nasa kanya lang. Magiging 600. Sabi ko, eh baka hindi mo ako bayaran? Ang ganda ng sagot. Paano hindi kita babayaran? Isa ako nagbaboundary lagi. Kasi ako yung kumuha ng boundary. Yes. Tuwing boundary ko, hulugan kita ng 50 pesos per biyahe ko. Hanggang mabayaran ko ng buo. Kaya doon nag-start na isang driver. Hanggang dumating sa point na 12 na driver na nangungutang sa akin. Kasi ang ginagawa ko lang, lahat ng baon, hindi ko ginagastos. Pinapautang ko ng pinapautang. Pinapalago mo. Oo, tapos iba pa yung, syempre nagbabayad sila everyday. Yung bayad pa nila, napapautang ko pa ulit yun. Actually nga, tubo hindi lang 20%, mas malaki pa. Kasi yung inuhulog nila araw-araw, kung may mga 10 driver ka magbigay ng tigpi 50, di 500 pesos na yun. Yes. Mapapautang mo na naman. Hanggang pati office mates ng ate ko, nangungutang na sa akin, kapitbahay ko, pati yung mga ibang ano, doon ako medyo kumikita ng maayos-ayos. Ang galing naman doon, high school hustler. Di ka ba nagkaroon ng ano, ng takot na baka sa sobrang open mo sa pagpapautang sa mga tao, baka biglang isang araw di ka na nila bayaran? Actually, hindi ako natatakot dati nung sa driver kasi nga, nakikita ko sila everyday. Yes, totoo. Alam nga naman di sila pumasok. Wala din silang kikitain kasi hindi sila mamasad. Pero meron akong mga experience na may mga hindi nagbayad sa akin. Kaya nga tinigil ko rin pagdating ng oras. Kasi nung may mga ibang tao na hindi na empleyado namin, na nangungutang sa akin, nahihirapan ako maningil. Tapos minsan pinagtataguan ako. Kasi meron ako dati pinuntahan sa bahay, nakakailang balik na ako, laging wala eh. Sumunod, bago ako pumunta sa bahay, sinilip ko. Oh. Nakita ko nasa rocking chair, nanonood ng TV. Sabi ko, salamat naman, nakita ko na. Nahuli mo. Pagkatok ko, lumabas yung kapatid. Oh. Sabi ko, si ano po, nandyan? Oh. Sabi niya, ay wala, kaaalis lang. Sabi ko, paano umalis?
is nasilip ko eh, gumaganap. Wala nga eh talaga, ganyan-ganyan. Yeah, doon ako nag-decide na sabi ko, ayoko ng ganito. Mahirap po tangi, nagtatago. Hindi lang, dadami kaaway mo eh. Kasi syempre magagalit ka rin. Sila din, nagagalit din pag kinukulit mo ng kinukulit. Yes. Kaya doon ako nag-decide na sabi ko, ayoko ng ganitong klaseng negosyo pagdating na oras. Galing na, nasilip mo nandun. Sinilip ko yung bintana, nakita ko nanonood ng TV. Tapos nung pagkatok ko, wala, nawala daw, sabi nung kapatid. May kwento rin ako narinig ganyan eh. Nangutang siya, nagtatago siya sa inutangan. Mm-hmm. So ang ginawa, isabi ng naniningil, nasan si Aling Junesia, parang gano'n. Sabi, wala dito, nakauwi. Tapos, sabi ng nautang, eh paano umalis, andito chinyelas niya. Napalabas siya. Grabe, tanda niya yung chinyelas. Andito chinyelas niya, paano nakaalis? Nakupo, nahuli. So, nung nautang ka na, bakit ka, nagpapautang ka, bakit ka tumigil? Yung na-realize ko na ang hirap maningil. Doon ka na pagod. Meron pa pala isang encounter. Mga empleyado sa mayor's office, sa government. May isa ako na-encounter na nagbigay ng promissory note na ibigay mo lang to kasi may makukuha kami. Pagdating doon, sa'yo na magbabayad. Pagdating to, lima kami binigyan ng promissory note. Lima? Ang i-release na pera, isa lang. Pagdating ko nun, sabi ko, ayoko na makipag-away pa dito. Sabi ko, alis na lang ako. Di, ganun. Yun, marami na ako experiences na kaya pinigil ko. And then after nun, ayun yung ginawa mo ng buong high school? High school. Tapos ano din, burn CD. Nag-burn yung CD before. Ah, burn sa CD. Kasi dati hindi pa naman uso. Diba? Yes. Pagbibili ka ng isang album ng CD, mga isang kanta, dalawang kanta lang ang gusto mo dun eh. Ngayon ako, binibenta ko, bibili ako dito sa CD Arking sa Makati pa ko nun eh. 3 pesos isang CD eh, kung magkakaalala ko. Tapos ibinibenta ko, 150 pesos. Kasi ang sinasabi ko, pag bumili ka ng original, 2 to 3 songs. Sa akin, mamimili ka ng song na gusto mo, yun ang ilalagay ko sa CD. Lalagyan ko pa ng picture mo kasi napiprint pa nun eh. Bali na bali sila kasi feeling nila, mga artista din sila, di ba? Parang yung nasa CD nandun. Kaya isa yun sa sideline ko before, medyo malaki-laki din kita. Kasi from costing ko ng mga 6 to 7 pesos kasama yung printing, yes, nabibenta ka ng mga 150 pesos. Laki ng tubo mo nun. Ang laki. Tubo mo nun, nasa 143 pesos, no? Tubong-tubo ka talaga. Kaya lang, hanggang lang dati. Pero malaki na yun. Pero wala pa kasing online noon. Kaya mano-mano lang. Pero paano mo siya binibenta pala? Mga classmates. School. May dala-dala kong parang, ano yun? Yung song hits. Di ba? Parang gano'n. O pili ka ng kantang gusto mo, ilalagay ko sa CD. Mano-mano ka talaga, no? Ang galing. And then, ayun yung ginawa mo from first year to fourth year high school. Oo. Sa halo-halo na, sabay-sabay. Anything basta pwedeng ibenta, pwedeng pagkakitaan. Hindi ka tumigil sa paggagawa ng paraan para kumita. Basta pagkakitaan. Ultimo PlayStation, hindi ko ito makalimutan. Yung naglalaro ako lagi ng PlayStation 1, sabi ko, sayang, kaysa laro ako ng laro, nag-ipon ako para bumili. Ngayon, nagpabayad ako sa mga kapitbahay ko na maglaro sa bahay. Yung computer shop dun sa may kapitbahay namin, example, ang single 20 pesos per hour, ako 15 pesos per hour. Ang binabaan mo? Oo. Maganda, hindi naman ako nagbabayad ng kurente sa bahay. Sila papa. Walang OPEX. Wala akong OPEX. Kaya, nabawi ko nun yung PlayStation in a span of one year. One year? Nabawi mo na? So, meron ka ng libre PlayStation? Para na libre yung PlayStation ko. Ang galing. So, kaysa nagsasayang ka ng oras, ginawa mo siyang asset para kumita. Magkakita. Nakakapaglaro pa ako ng libre, tapos kumikita pa ako ng pera. Ito naman gusto kong tanungin. Nung college ka na, ano nang ginawa mo mga paraan para kumita? Kasi siyempre, medyo tumanda ka na noon, yung mga friends mo, hindi na medyo naglalaro, ayaw na nila ng mga CD. Ano, gumagawa ako ng project. Ikaw gumagawa ng project? Sa kaklase ko. Awi? Oo. So, matalino ka? Hindi naman. Madiskarte lang. Hindi ko masabi matalino ko eh. Or, bilyar. Doon ako umikita. Sa bilyar, pustahan. Oo. Tapos, ano ba? Ano ba ang pinagkakita? Yung laro ng ano, pustahan sa net, sa computer shop. So more on games. Games. Pero ano pa lang kasi kami noon eh, yung LAN games, hindi pa noon uso yung LAN. Kaya doon kami nagpupustahan. So ayun yung naging way mo na para kumita nung college ka. College. Pustahan. From business na pautang na gagawa ka ng product na like CD or bibili ka ng PlayStation, napunta ka sa pustahan. Pustahan.
Pero pasabay pa rin naman kasi namamasada pa rin naman ako noon eh. Mm. Yung pasada ko, nag-start ako 18 years old eh. Mm-mm. Kaya that time, college ako nung nagsimula akong mamasada. Mm. Kaya kumikita ko ng mga 200, pinakamababa, pinakamalaki 500, jackpot 1,000. Pero very rare yun. Nag-aral ka ba sa prestige na college? Hindi, prestige bang ama? Ama ko, Peter College. Hindi ko alam kung prestige yun eh. Pero doon ako nag-aral kasi ang isa sa reason ko bakit ako nag-aral sa ama, gusto ko maging hacker. Hindi naman pala tinuturo sa school yun. Gusto ko maging hacker? Ayun talaga yun. Pag-casting kasi, di ba? Pag napapanood mo sa movie, parang ganyan. Parang gusto ko maging hacker. So, kaya ka pala kumunang computer engineering kasi gusto mo maging hacker at gumawa ng games. Ah, okay. So wala sa isip mo na magtatayo ko ng sarili mong negosyo na talagang physical or traditional business. Gusto mo talaga maging hacker at gumagawa ng games. Pero gusto kong ano talaga nun, kasi ang goal ko dati, kung hindi maging kapantay si Lucio Tan, mahigitan eh. Hmm? Oo, kaya that time naalala ko nung pumunta si Lucio Tan sa Allen Bank, talagang pumunta ko dun para magpa-picture. Kaya lang, inarang ako ng mga bodyguard. Hindi ako nakapag-picture. Pero before pa, clear sa akin na gusto ko talagang umaman. So ilay yung way mo na paraan para umaman dati? Parang kung anong pwedeng kang kumita ng pera, as long as na legal naman siya, ginagrab ko. Ay, alam ko yun yung ginawa ni Steve Jobs eh. Na siya yung nag-create ng games before. Tapos nag-decide siya na gumawa siya ng sarili niyang computer set nun eh. Ang naalala ko eh. Parang siya yung parang yung may gumagano, tapos may bola. Oo. Ping-pong. Yun ang first game. Sa buong mundo, ang pinakaunang game is the ping-pong. Yun ba yun? Yun ang pinakauna. Pero di ko maalala. Basta may ginawa siyang game na parang ganun eh. Na may nagbabounce-bounce eh. So yun yung una mo, yun yung paraan mo dati nung college na nayaman ka sa paraan na... Hindi ko pa actually naiisip kung ano yung pinaka gusto ko para ako yumaman. Mm-mm. Basta ang importante sa akin, kung ano yung pwedeng pagkakitaan. Kasi ultimo nga, naalala ko dati, umiinom kami sa bahay. Eh, pag medyo naubos na yung alak, lalabas pa. Pag lumabas ka, mapapagod. Paminsan, nagtuturoan pa kami kung sino kung lasing na, kung sino bibili. Ginawa ko, bumili ako ng 1 box. Nandun lang sa bahay. Ang benta ko, benta nung sari-sari store. Galing. Kaya binibili ko wholesale yung alak. Ibibenta ko sa mga kaibig. Sa amin din na umiinom, retail. Kaya doon pa lang, kumikita na ako. Wala pang lumalabas sa amin ng bahay. Kahit malilit na bagay, hinahanapan mo talaga win na para. Basta pwede kumita ng pera. Game ako doon. Tumukha kang pera. Talaga, no? Sino bang hindi? Totoo. Ano, lahat tayo mukhang pera. Hindi lang aminado yung iba. Tama. Pero nagtataka siya ako, kung gusto maging negosyante, bakit hindi mo kinuha yung business ad or marketing? Wala pang ganun. Wala pa bang ganun? Hindi pa masyado. 23 ka, 40 na ako. Malayong gap natin. 40 ka na? Oh. Wow! Ano skincare mo, idol? Kala ko nasa ano ka lang, 32, 33. Kaya malayong age gap natin, kaya medyo magkaibang mundo tayo. Yeah, Wala pa pala work. Wala pa masyado na. Ay, grabe. Ninabutan ko, pare, na pag manonood ka ng picture sa computer, parang nagpiprint. Ah, ganun? Bago lumabas yung picture. Di ba kung ngayon, pag clinic ko, pak, ninabutan namin, parang nagpiprint yung picture, gaganon. So wala pang online business talaga nun? Wala pa. Pero meron ng networking? Networking, meron na. 1980s pa lang, may networking na sa Philippines. Ah, may networking na. Okay. Ang pinaka nag-una naman, yung parang mga Avon, Sara Lee, silang pinakauna eh. Kaya lang direct selling sila. Mm-mm. Mas na-evolve lang, naging multi-level. Kaya ganun. Pero yung mga internet, wala pa. Ah, wala pa. Okay. Kung tama pagkakaalala ko. Tama, high school ako nun eh. Nung unang nagkaroon ng internet shop sa amin, 80 pesos per hour. 80? Tapos sobrang bagal. As in, kasi dial-up pa. Alam mo ang dial-up? Hindi. Yung computer mo, isasaksak mo yung connection ng telepono. Ah, okay. Doon dadaan pa. Kaya pag minsan, pag gumagamit kang internet, hindi ka matatawagan ng kapitbahay mo. Kasi yung dial-up mo, ginagamit mo yung landline mo. Kaya ano ka nun, tawag dito? Anong year yun? Anong year? Yes, anong year? Like 2005 ba yun? 1998, 99. Meron na pala ang mga computer shop ng panahon eh. Meron na, pero sobrang pili. Sobrang kokonte. Kasi alam ko yung first computer namin, 2006 yun eh, 2007 eh. Noon ang computer may ano pa eh, yung MS, yung floppy disk, yung diskette. Ang diskette pare, isang ganito kalaki, ang capacity 1.44 MB.
Ulit. Hindi siya kalaki. Ang laki pa, no? Kaya dati pag nag-install kami ng games, ilang dala-dala mong ganun. Mm-mm. Parang ang text na yung mga dala-dala kang ganun pag mag-save ka ng files. Yes, yeah. Yun. Hati-hati-hatiin mo pa yan doon. Ah, okay. So after nun, nung nag-college ka, yun yung ginagawa mo at kinuha mo yung computer engineering dahil gusto mo maging hacker at gumawa ng games. Mm-hmm. Natupad ba ang pangarap mo? Technically, hindi pa. Pero games, gusto ko talagang sa lifetime ko ito makagawa ako. Yung hacker, parang hindi ko naiyano. Ayaw mo na. Pero ngayon, pangarap mo parang gumawa parang ng game. Oo. Seryoso? Oo. Anong game na ang iniisip more mo? More on role-playing game. Na parang gusto ko, after matapos yung game, magiging maayos kang tao, magiging magaling ka sa decision making. Oh. Parang kung ikaw may academy kang tinuturo, ako idadaan ko sa games na matututo. Kasi even ako, yung decision making ko, ang dami kong natutunan sa games eh. Mm-mm. Hindi din ako masyadong emotional. Kasi sa games, pag namatay, buhay ka ulit. Matututo ka kung saan ka nagkamali. Yes. Kaya doon ang dami kong learning sa games na gusto kong ma-impart din sa iba't ibang tao na maganda ang games, hindi siya pangit, hindi siya ginagawa ng mga taong walang magawa. Kasi diba noon, ang baba ng tingin sa gamers eh. Yes. But right now, hindi na. Kasi ang e-games mismo, tinatalo ng NFL, ang NBA, tinatalo na nito. Ang dami, ang kapal na ng followers ng e-games eh. Kaya parang sa akin, gusto ko ng games na may matututunan, may kabuluhan. Hindi lang yung maglilibang ka lang sa sarili. Bakit mo naisip yun? Meron ka ba nalarong game na parang ganun? Marami. Mga like, role-playing game. Like? Final Fantasy. Seko din. Hindi ko alam kung alam mo na yon. May Breath of Fire. Ang dami nga nalaro ng mga games na marami akong natututunan. So mayroon mga life lesson din pala mga game. Marami. Okay. Siguro magdidepende na lang itigyan sa consciousness mo. Kasi ang perspective natin, ang pag-iintindi mo ng mundo, depende kasi sa consciousness mo eh. Parang yung dalawa ni Marvin Fabis. May tinatanong mo siya yung 16 million something blah blah blah. Ang sal niya madali lang kitain yon. May isang nag-comment doon na itong dalawa to nagyayabangan to blah blah blah. Napaka-imposible niyan. Sabi ko sa consciousness nung nagsasabi, pwedeng sa kanya imposible yon. Yes. Pero ang daming taong kaya mag-flip na late nga lang ng 16M eh. May mga ibang tao na mas malaki pa pwedeng mag-flip ng ganun. Yes. Kaya yun ang point ko na ang description natin ng mundo depende sa consciousness mo, depende sa knowledge mo. Hindi naman talaga depende kung ano ang totoo at mali. Okay. So after ng college, hindi natupad yung pagiging hacker mo. Wala kang nahack. Wala kang nadali. Ay, may mga nahack kami noon. Libreng internet connection. Oh, eh? Yung, kasi dati may bayad. Ang dial-up pa nun eh. Oh, yes. Parang hulog-hulog ka, may load. Niloload na ng internet connection dati. May mga nahahack kaming server na libre ka lang ang binabayaran. Baka mawag, binenta mo din yung internet sa iba, no? Hindi naman. Hindi kami lang ako, hindi namin kinakalat eh. Siyempre, baka pag malaman ang daming gumagamit, wala, baka mawala. Yari na. Okay. So, after ng college, meron nag-invite siyo na sumama sa networking. Last sem ko ng college. Last sem? Nabigyan lang ako ng flyers. Flyers pa yon dati. Earn extra income. Umatenda ko, nakita kong networking, gusto ko nang umuwi. Kasi bad trip mo ako sa networking, parang lokohan, pyramiding, scam. Kasi ko parang ayaw ko, kaya lang nahiya lang ako sa speaker. Sabi ko, nandito na rin naman ako, wala naman akong ibang gagawin. Ha. Nakinig ako. Then doon ko na na-realize na maganda din naman pala. So yung first impression mo sa networking is scam at pyramiding? Scam, pyramiding, kumikita lang nasa taas. Bakit? Eh, first time mo lang pumunta dun eh. Hindi, may mga kwento-kwento eh. Ah, okay. May nagsasabi na sa'yo na scam, ganyan. Tapos siyempre yung description dati ng pyramiding, yung bilog-bilog, yung magre-recruit ka, parang gano'n. Kaya dati, negative talaga din ako sa networking. At age of 18, na-recruit na ako ng kaibigan ko. Sabi ko sa kanya, pare, itigil mo yung kalokohan mo, huwag mo kong itamay dyan. Tapos after 2 years, na-recruit ulit ako, pero nakinig na ako, nagandahan ako. Kaya yung kaibigan kong yon, binalikan ko. Ngayon, hanggang ngayon, magkasama kami sa networking. Anong year industry. Yun? 2003. Ah, so masasabi mo ba na pioneer ka sa ano? Sa nauna ka sa networking? Yes. Hindi, ang dami na. 1980s nga may networking na sa Philippines. Kaya hindi ko masasabing nauna ako. Kasi 2003 ako nag-join. Yes. May Forever Living na, may DXN na way back 1996. Nandito. So, 1991, nag-start ang Forever Living sa Philippines eh. Kaya may marami nang nauna. So ano yung company na nirecruit ka? Yung Forever Living. Yun yung first ko. Okay. Doon na kinita ko noon 20,000 one year. Doon? Oo. Malate siya, sobrang liit at negative pa ako noon kasi sa gastos sa mga pamasahe, yes, pag-attend training. Pero nakita ko yung changes sa life ko eh.
naging mabait ako. Kasi dati, palaaway ako eh. Mahilig ako sa gulo. Umaba, pasensya ko. Kaya doon ko na-appreciate. Sabi ko, maganda to. Kasi sabi ko, may nagbabago sa akin. Paano ka bumait dahil sa networking? Dati kasi ang goal ko maging siga sa lugar namin. Mm. Kasi nung 90s, puro away, puro ganggang ang mga pelikula eh. Mga movies yes. pa nila Robin Padilla, nila Jerry Crabal, mga yan. Kaya parang pati ako, ang goal ko parang maging ganon, maging gangster-gangster. Kaya nung nag-networking ako, hindi naman ako pwede maging palaaway pa. Yes. Kasi baka pag kung sino-sinong prospect puntahan ko, makita ko yung kaaway ko, mabugbog ako bigla, di ba? So, yeah, that time, ayaw ko nang may kaaway. Kaya yun doon ako nasasabi kung bumait ako kasi hindi na talaga ako nakikipag-away kahit mabangga mo ako dati pag nabangga parang ba't ka nang babangga parang ganon sumunod pag nabangga ako ngingitian ko lang tapos baka pwedeng recruitin ganon nabangga no gusto mo yumaman so nung nag-start ka sa networking syempre nung ni-recruit ka first time akala mo scam pangalawa after 2 years pumunta ka at nakinig ka na ano yung mga na-realize mo nun? Na pwede talaga, may point sila na para sa pagyaman. Tapos yung system ng networking, system din naman ng franchising. Mm-hmm. System din naman siyang ginagamit ng mga iba't ibang negosyante. Kasi yung tinatawag na law of leverage. Mm-hmm. Kaya nung naiintindihan ko, okay naman pala. Pero actually, nung nakita ko ng maganda, hindi pa naman agad ako nung nag-join. Mm-hmm. After a month pa ako nag-join eh. Mm-hmm. In-interview ko muna lahat ng kakilala ko na nag-networking na walang nangyari. Yung kumbaga napakinggan ko yung lahat ng positive eh. Yung lahat ng mga member. Siyempre, masasabihin nun, lahat magaganda. Totoo. Eh, tinanong ko ngayon yung mga kakilala ko na hindi kumita. Ano sabi nila? Ang mga reason nila, iniwan ang upline, mahal ang produkto, hindi ko maibenta, mahirap mag-recruit, hindi lahat sasali. Tinanong ko lahat yung mga reason nila sa sarili ko. Kung ako ma-experience ko yon, kaya ko ba? And ang sagot ko, kaya ko. Kaya ako tinuloy. Okay. So nakita mo, yung mga reason nila, mababaw lang sila. Hindi siya parang masasabi kong valid talagang rason para hindi ko siya ituloy. Sa tingin mo, bakit dati? Akala ko recently lang pumangit yung pangalan ng networking. So dati pa pala, siya medyo nadudumihan na. Sa tingin mo, anong reason? Na didikit kasi siya minsan sa mga ibang scam na hindi naman talaga networking din. Isang reason yan. Second, meron din naman talagang mga loko-lokong networker. Kasi minsan may mga networker na pagka-recruit, kinukuha yung pera, hindi nire-remit. May mga ganun din. May mga iba din na networker para lang makapag-recruit, mag-o-overpromise. Mangangako ng sobrang grabe kahit hindi naman niya kaya matupad. Yes. Pagka-join, bahala ka buhay mo. Kumbaga, may mga pangit din talagang networker na ginawa sa industriya. Kaya nagiging pangit. So, hindi yung business model yung scam. Okay. Yung mga gumagawa lang na mga scam is yung mga tao na solve ng network. Pero meron din company na ang plano talaga nila magsara. Kumbaga parang, sige, gagawa tayo ng marketing plan na parang napaka-enticing. Maraming sasali. After a year, sara tayo. May ganun. Kumita na yung may-ari. Cash grab lang. May ganun din naman. Kaya maraming, anong tawag dyan, maraming iba't ibang factors bakit naging pangit. And dagdag din na may mga networker din na mali ang nagiging, anong tawag dyan, culture pagdating sa pag-network. Kasi may mga ibang, kahit hindi pa naman bagay yung kinikita, grabe na yung lifestyle, yes. grabe yung gastos, kaya dun din nasisira ang networking. Okay. So, after nung nirecruit ka, nagawa mo na nga, sumali ka na nga, at nagbenta ka na ng products, masasabi mo ba, nung nagbebenta ka ng mga products or nagre-recruit, nahirapan ka? Parang yung hirap kasi depende kung paano mo siya ini-interpret. Kasi more on sa akin, para lang ako naglalaro. Nag-i-enjoy lang ako na nakakalabas ako ng bahay, nakakapunta ako ng iba't ibang lugar, may mga tao ako nakakausap. Kaya para sa akin, honestly, yung pinaka-word na parang nahirapan ng sobra, hindi ko siya masasabing na experience kasi nag-i-enjoy lang ako that time ng mga iba't ibang experiences. Masasabi mo ba nag-struggle ka na lang? Marami akong mga pinagdaanan na hindi ako sanay. Na talagang ginawa ko tulad, hindi ako magaling sa public speaking before. Ang hirap din nung umpisa noon. Second, yung pagsisales talk. Hindi rin ako marunong noon. Kasi dati, hindi ako mahilig makipag-socialize eh. Kung sino ang kaibigan ko, ikaw lang kausap ko. Pero nag-networking, kailangan kasi maging matuto ko mag-socialize. Kaya marami akong adjustment na ginawa para yung ugali ko, yung skills ko, maging bagay sa networking. Masasabi mo ba naging successful ka doon? Oo naman. Magkano ang kinita mo doon? Sa simula, sa umpisa hanggang ngayon. Doon sa, di ba sumali ka na yung sa networking? Yung first company ko? Yes, Forever Living, total ko lang siguro mga 40,000.
Almost 1.5 years. 40,000, 1.5 years. Mm. After that, sumama ka sa ibang networking. Ibang company. Bakit ka nag-try pa ng ibang company na nakita mo na in 1.5 years, 40,000 lang kinita mo? Kasi, hindi ako negative sa networking. Mm. Nagandaan ako. Yung sumunod kasi, para we started from food supplement. Mm. Yung sumunod naman, ang naging product kasi San Miguel, yung mga basic na product na mismo. Yes. Kaya sabi ko, eto, dati nang ginagamit namin eh. Sabi ko, etong food supplement ka, i-convert mo eh. Na from dating Colgate, ngayon itong brand ng toothpaste namin ang gagamitin mo. Mm. Etong lilipatan ko, hindi mo na kailangan mag-convert. Kasi dati mo nang ginagamit. Yes. Ayan. Ang problema lang naman doon, may mga pang-entice pala, hindi totoo yung kinento nila na tie-up namin yung San Miguel, yung Nestle. Mm. Yung pala, may kinausap lang sila na parang isang distributor na may mga pa-expire ng produkto. Yun ang nilagay sa company yun. Galing. Tapos yun ang ginamit na ano. Kaya parang, syempre, hindi mo rin naman alam kung ano yung mga kontratang pinag-uusapan. Yeah, yeah, yeah. Nagkakaroon lang sila ng parang isa sabihin, ito yung tie-up natin, ito yung ganito. Mm. Nung nakita ko, ko parang hindi maganda yung duduluhan nito. Kaya doon ako nag-decide ulit na lumipat pa ng ibang company. Kaya ito na yung third company ko. Ah, okay. So yung sa third company na yun, anong company yan? Yun na yung AIM Global. Ah, okay. Sa AIM Global na yan. At ilang years ka na dyan? 17. 17? Years. Sa AIM Global? Ang tagal. Bakit? Bakit sa ibang company na nag-stay ka pero saglit lang, bakit, ano yung reason kung bakit dyan ka tumagal? Di sa nakita ko kasi yung dedication din ng may-ari ng gusto nila. Kasi yung mga may-ari sa amin, dati din silang networker. Mm. Then napagod lang din silang kalilipat kasi hindi rin nila control. Kasi mga may-ari din na may control. Sabi nila, magtatayo na lang kami ng isang networking company na hindi na magsasara. Mm, okay. Kaya dun din ako, yun din ang pinanghawakan ko that time. Sabi ko, testing yan. Hindi mo naman malalaman ang sagot kung hindi mo susubukan. Then sumama ako and true enough, until now, nandito pa rin ako. Kaya anong year yun? Yung nagsimula ka sa AIM Global? 2005 of September. Unofficial yun. Mm. Kasi ang official na grand launching namin, March 18 of 2006. So ikaw yung nauna sa AIM Global talaga? Hindi ako yung pinakauna kasi may mga uplines pa ako. Pero isa ako sa pioneer na kasama nung nagsimula. Okay, ano ba yung mga binibenta dyan sa AIM Global? Mga food supplement. Nag-start kami sa multivitamins. Tapos ngayon, ang dami rin. May mga kape, may ano na rin kami ngayon, eye glow. Yun na yung collagen. Yung pampa, mas magiging younger looking ka. Mm. Yun yung mga may latest na product. Baka yung ginagamit mo, no? Pero bago pa lang may product ngayon, mag-isang buwan pa lang ni lunch. Pero may mga iba kami supplement na pang ano talaga, mas magiging younger looking ka. Mm, okay. So, magkano yung kinikita mo dyan sa AIM Global? Pwede ko kong banggitin. Pwede. Basta nagsi-seven figures din. Multi-seven figures. A month. Okay. Simula pa 2009. Mm, okay. Meron kasi akong na-interview na si MJ Lopez. I know him. Networker din siya. So, tinanong ko sa kanya, ano yung pinakamahirap bilang isang upline na madaming na siyempre marami kang na-refer, marami ng ano yung pinaka mahirap i-handle sa mga yun. At one of sa mga sinabi niya is yung mga bata niya, yung mga ilalim niya is yung iba is masyado minsan dinidisrespect na sila and etc. So sa tingin mo ikaw, ano yung sa akin ang pinaka challenge siguro, yung gigising ka ng umaga, may problema kang hindi mo naman problema. Like yung may mga ginawang kasalanan or palpak yung tao mo, ikaw yung haharap. Mm-hmm. Kasi parang ako ever since inais ko ng sobra buhay ko kasi ayaw ko ng mga ganyan na may experience ko sa life. Yes. Tapos ngayon, araw-araw yun ang almusal mo, panangalian, dinner mo, yung problema ng mga ilalim mo. Yun lang naman ang masasabi mo ba na successful ka na sa buhay? Oo naman. Masasabi ko. Ano yung mga naipundar mo na? Madami-dami rin, mga properties. Ilan yung properties mo? Hindi ko magbilang. Hindi ko binibilang, I mean. Ngayon, tinan mo na siyang bilangin. Hindi ko. Nasa tao ko eh. Siya naka, ano ng mga title. Pero, nagpas what? Nagpas more than 10 mga properties. Iba-iba. More than 10 yung properties. How about cars? Cars, konti lang. Didispose din ako eh. Mga lima lang siguro. Lima lang? Lang. Hindi kasi mas madami dati. Dalawa lang naman pa mo eh. Lima lang. Ano yung mga kotse mo? Ang pinaka-latest ko ngayon, dala-dala namin yun dito. Yung Patrol. Yan lang naman. Hindi naman masyadong mahilig sa sakyan. Okay. Meron ka bang luxury car? Meron. Yung Porsche.
Porsche ano yun? Yung Boxster. Magkano yun? Nasa 5M lang yan. Lang. Galing. Ang bulang, no? Hindi kasi, di ba, kung ikoko, kaya ko nasasabing lang, kung ikokumpara mo sa mga iba na networker na naka-Ferrari, naka-Lambo, bilang lang yung akin. Kaya ko nasasabing lang. So, sa buong career mo, sa tingin mo, ano yung most important lesson na natutunan mo sa buong career mo? Ano yung pinaka- Huwag mong tantanan yung pangarap mo, makukuha at makukuha mo. Bakit yung iba? Bakit mo sa tingin mo yung iba is nag-give up kagad sa pangarap nila? Pag nandun na sila sa point na nahihirapan na sila ng tolo, dun sila gumigive up. Na hindi nila nare-realize, yun ang pinakamalapit na dun sa pupuntahan mo. Kumbaga, onting hakbang ka lang, nasa finish line ka na. Ano yung ma-advise mo sa kanila na para dumiretso pa, na para hindi na sila mag-give up? Ang tamang pag-give up pag nakuha mo na yung gusto mo. Example, papunta ka ng... Kung Zambales, kahit maglakad kayo, kahit gapang kayo, tuloy-tuloy mo, akarating kayo. Yes. Ganun lang din kasimple. So masasabi mong consistency talaga is yung number one formula para maging successful? Nandun na lahat eh. Bit-bit na niya lahat eh. Pag naging consistent ka, magiging magaling ka. Kasi ang tao by nature, we are designed na mas maging comfortable ang life natin. Kaya nga tayo nagkaroon ng kotse, kaya tayo nagkaroon ng eroplano. Kasi by nature ganun ang tao. Pero dadaan ka muna sa mahihirapan ka. Diba, bakit na-inventa ang kotse? Kasi dati kabayo. Siguro nahihirapan din tayo sa kabayo kasi ang kabayo napapagod, papakainin. Yes. Siguro nag-isip na paano natin yung hindi napapakainin pero tuloy-tuloy. Hindi na na-invento ang kotse. Bakit tayo nagkaroon ng bahay na may wall? Kasi maybe dati, laging yung bahay mo pinapasok ng mga hayop. No? E ngayon, naka-invento tayo na lagyan ng wall para hindi pwedeng pumasok kahit sino-sino. In short, naging problema muna siya, naging nahirapan muna ng sobra, tapos after na makakaisip ka ng solusyon. Kaya take note, nahirapan ka muna ng sobra. Kaya after na dun. Kasi lahat naman ng successful na tao, if we're going to ask them, meron silang pinakasagad na pinagdaanan na dun sila nagsabi na tama na, ayoko na ng ganitong buhay, aayusin ko na. Eh hindi natin love kasi yun eh. Kasi ang love natin lagi yung comfort eh. Gusto natin lagi yung madali, gusto natin lagi yung mabilis. Parang sabi ko nga eh, pag nagtinatanong sa akin, paano ba yumaman ang mabilis? Sabi ko, kalimutan mo na, sabi ko hindi kaya yaman. Kasi tanong mo palang mali eh. Kaya para sa akin, we need to also, if you will love yung mga sarap, mahalin din natin yung hirap. Kasi sino ba nagsabing mali ang mahirapan? Sino ba nagsabing mali ang maging failure? Tama. Sino ba nagsabing magiging mali ka kung nagsimula ka sa hindi tama yung ginagawa mo? In short, dadaanan naman yan lahat. Kaya para sa akin, we should learn to love the opposites. Hindi lang natin pwedeng mahalin yung puro positive. Sa tingin mo, ano yung pinaka-lowest point sa buhay mo na na-realize mo na tama na to? Ay, parang gustong tumigil? Yes, na mag-quit ka na, unti na lang. Hindi ako umabot sa ganon, pero dumating ako sa point ng burnout. Nung mga 2012 to, nung I'm earning malaki, nagagawa ko lahat ng gusto ko, parang nawalan ako ng challenge sa life. Yun ang pinaka, hindi ko masabing downness, pero yun ang burnout ko. Na ang ginawa ko lang naman, no, naglipat lang ako ng environment eh. Tumira ko noon ng Cebu, tapos nagmumotor lang ako dun sa Cebu, tapos kumakain ako sa turo-turo, dun ulit bumalik yung gigil ko. Okay. Ah, ito pala magandang question, kasi ang dami nagsasabi na mga estudyante ko especially, na yung gigilness nawawala. Paano siya ibabalik? Ano lang, manghihiram ka ng gigil sa ibang gagawin mo na magiging excitement ka. Ang tawag yun is sandwich method. Na ito yung dapat mong gawin, responsibilidad mo. Maghanap ka ng ibang gagawin na masaya ka. Maglaro ka, magbasketball ka, mamasyal ka. Anything na magpapasaya sa'yo. Yes. Then, pag ginagawa mo siya, tataas ang excitement mo. Pag ang taas ng excitement mo, balik ka ulit dun sa ginagawa mong responsibilities mo. Ngayon, pag ginawa mo yon, bit-bit mo kasi yung excitement mo doon. Yes. Then, pag paubos na, balik ka na naman ulit doon sa magbabalik sa'yo ng excitement. Parang pinakasimple. Pag ang cellphone mo, para tuloy-tuloy mong magamit, mag-charge ka. Okay, ganun lang. Maghanap ka ng ginagawa mo na na-charge ka. Ikaw, example, sa position mo ngayon, saan ka nag-charge? Noon muna. Yes, noon. Noon, gusto kong uminom eh. Excited akong uminom sa iba-ibang lugar. Ah, seryoso? Oo, kaya umaga, hapon, trabaho, network. Yes. Gabi, gimmick. Kaya that time, lagi kong tanong, punta tayo ng example, Batangas, saan tayo dyan iinom? Punta tayo ng Baguio, saan tayo gigimmick?
Kaya habang nagpipresent pa lang ako ng umaga hanggang hapon, umiikot na yung sana naman kami iinom. Masaya na. Yan ang unang nagpapa-talaga. Kasi mahilig kaming uminom eh. So, lalo pag Bicol, since mahilig sa maanghang, mahilig talaga sa alcohol eh. Kaya that time, ang excitement ko, yung makapunta ng iba't ibang lugar at makainom sa lugar na yan. Grabe. Kaya ang advantage ko noon, hindi ko kailangan mag-stop para mag-charge. Nagagawa ko same day na nagagamit ko yung energy ko at gabi nagcha-charge ako. Kasi di ba umaga hapon trabaho, network, present. Gabi inom. Tapos minsan sa pag-inom pa kasama pa downlines mo or minsan dun ka pa mang po-prospect, pwede ka pang maka-recruit doon. Kaya dun ang routine ko every day. Hindi ka na no na afternoon hangover, di ka makapagtrabaho bukas. Hindi ka masasagad ng sobra. Tapos so pag-iising mo, gawin ko na yung work para makapag-inom ako mamaya, parang gano'n. Parang gano'n. Tapos alam mo rin naman yung limit mo, inom ka lang ng tubig eh, ng marami bago ka matulog. Tapos pagkabukas, tubig ulit. Mabilis ang recovery pag iinom ka ng tubig. Okay. Para lang pala siyang ano, school. Na kaya ka pumapasok sa eskwelahan dahil gusto mo yung uwian. Punta sa computer shop, maglaro ng basketball, mga tapos gano'n. Tapos yung kalaro, yung classmate mo, or yung crush mo. Parang pagkatabi mo yung crush mo, sana huwag na matapos yung subject eh. Kaya parang gano'n lang din sa buhay. Napakadali lang naman. Napakasimple maging successful. Kaya lang tao gusto kasing komplikadong sagot eh. Kaya iisip nila ng komplikado, akala tuloy nila ang hirap maging mayaman, maging successful. Pero sobrang dali. Kasi kung mahirap siya, di sana konti lang ang mayaman. Honestly, ang dami naman mayaman. Totoo. Dito na lang sa Pilipinas, di ba? Makita mo bakit nagkaroon ng Ferrari na kasa dito. Ang nagpaplano pa dito sa Philippines, sa largest LV stores na itatayo sa Pilipinas mismo. O di ba para itong mga company to, nagkakaroon naman to ng research team bago maglagay dyan. Totoo. The point na naglalagay sila, tingin mo mga hotel casino na lang sa atin, gano'ng karami. Ibig sabihin, may pera. May pera ang Pilipino. Sabi mo dati, recharge mo, inom. Ngayon, ang ano ko naman ngayon, mga properties, mag-develop. Doon ako medyo, kasi may inaantay ko lang matapos yung drawing ng resort ko, yun naman ginagawa ko. Tapos yung subdivision, yun naman. Doon naman ako na-excite. May subdivision? Oo, i-develop pa lang ako. May subdivision nga? Gandang flex na na. Kaya parang mas natutuwa ako ngayon pag dumadan ako, nakakita ko ng backhoe, nakakita ng dump truck. Mas kinikilig ako noon kaysa makita ng sports car. Sabagay, kasi sports car, dumadan yung sayo, takana buong subdivision. Yun naman, doon ako na medyo na-excite ngayon. Kasi tapos patapos, may building kasi akong pinapatay. Patapos. May building pa? Walang yaan ha. Tamang humble lang. Tumbal lahat ng mga guests ko before. No? Masa yun. Okay. So, sabi mo nga na hindi mahirap maging successful kasi may pera sa Pilipinas. Kaya marami nag-i-invest na from ibang bansa, from first country, nag-i-invest dito. Sa tingin mo, bakit marami? Ito na lang. Kaya nga nagkaroon tayo ng 1986 Constitution na bawal mag-invest ang foreigner sa Philippines ng 100%. Diba ang batas natin, 40% lang ang foreigner, 60% ang Pilipino on. Ang tanong, kanina pumapabor yun? Kasi laging ginagamit yung words na, hindi, dapat para Pilipino, para Pilipino. Pero may narinig nga akong isang Indian eh, ganda ng advice niya. Kung gusto niyong pababae ng bigas, kasi topic ngayon ng bigas eh, na rather than na, naghihirap na 50 pesos, 60 pesos per kilo, i-open nyo na mag-supply ang mga iba't mag-import. Pag nag-import, bagsakan ng pressure yan kasi mag-oversupply eh. Yes. Kaya lang, bakit hindi inaalaw? Ang bottom line, may konting nakikinabang na sila din ang nasa posisyon, kaya nila pinagbabawal. Kasi kung totoo ang reason gusto pamurahin ang bigas, andali, pasupplyin yan ang unlimited supply. Buong mundo magbagsak ng presyo dito. Bagsakan yan eh. Kaya parang ganun lang din sa atin na, bakit sinasabi laging mahirap ang Pilipinas, mahirap ang Pilipinas? May ano doon eh, may gray area. Hindi ba baka may mga certain tao lang na gusto lang, sila lang ang kumikita, sila lang nasa posisyon na hindi ma-realize. Parang ganun. Okay. So, sa tingin mo nga, na kung masasabi mo, may pera talaga sa Pilipinas, paano mo ma-justify na meron pa rin mga mahirap ng mga tao? Marami lang talagang taong tamad. Tamad lang talaga? Tamad lang. Tapos, ginagawang tamad. May four-piece tayo sa government. Bakit binibigyan ng pera yung mga taong hindi nagtatrabaho? Anong ibig sabihin na? Anong tinuturo natin? Parang ikaw, kung may tao ka, sweldohan mo, pero hindi mo, kahit wala kang gawin, bibigyan kita. Magtatrabaho po ba yan? Hindi na. No. Eh, bakit binibigyan? Masyado natin
binibida for the poor, mga slogan ng politiko lagi for the poor. Eh bakit hindi ang ayusin yung mga nagtatrabaho? Bakit hindi lagyan ng mga benefit na dagdag yung mga nagtatrabaho maayos para yung mahihirap mamomotivate na ayusin ko buhay ko para maging katulad din nila ako. Eh laging yung mahirap binibigyan ng bahay, binibigyan libreng tirahan, imbis yung nagtatrabaho sana ang bigyan na lang. Eh ngayon lalong yung mahirap, magiging mahirap na lang ako. Inaalagaan pa ako ng politiko, binibigyan ako ng mga ganitong benefit, ganitong yon. Ganun siya. So, ibig sabihin nun, tutol ka sa ganung strategy ng gobyerno. Paano matututo ang isang tao kung ibibaby mo? Sabagay. Diba parang ako, may anak ako. Anak ko pag nadapa, oh, stand up. Yung noon na magulang, ay, kawawa, kawawa, ganun. Ako hindi, pag nadapa, tayo. Mm-hmm. Ang buo naman ng bata, design naman kahit madapa, mabilis ang recovery pa niyan. Mm-hmm. Kaya parang ganun lang din kasimple. Kumbaga, hindi matututo ang isang tao kung ibibaby mo. Mm-hmm. We need to be hurt, we need to na makaranas ng betrayal, kailangan natin madapa, kailangan natin umiyak para tumibay. Mm-hmm. In short, kung kailangan daanan yun, pag diniprive mo ang isang tao, di ba, bakit maraming yung mga taong kalye, matataas ang resistensya. Mm. Bakit minsan yung mga taong hindi nakakasanghap ng mikrobyo, madaling magkasakit? Totoo. Kasi hindi sanay. Oo. Yun ang reason ng bata, bakit ng bata laging dinidilaan lahat, kinakain lahat, sinusubo. Mm. Kasi instinct ng tao yun na ini-introduce na niya sa sarili niya yung iba't ibang klaseng germs para alam na ng katawan niya kung paano protektahan. In short, kailangan mo expose sa mga mali, sa mga negative, para ka tumibay. Okay, kung yung mahihirap, lalo natin ipoportray sila na ganon sila, ganon sila, hindi talaga magpuporsige sa buhay. Ito yung interesting question. Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, ganda, no? Kung ikaw maging presidente ng Pilipinas, ano yung paraan na pwede mong gawin para umunti yung mga mahihirap? Sinabi na to, dumaan kami kanina, Villar City. Sabi ni Manny Villar na simple lang, turuan ang Pilipino maging entrepreneur. Hindi maging empleyado lahat. Kasi buti na nga lang, because of social media, ang dami ngayon ng mga tao na nare-realize nila na tama na hindi naman employment lang ang pwede kang kumita. Sa panahon ngayon, ang dami, ang daling kumita ng mas mataas pa sa minimum wage na hindi mo kailangan magtrabaho. Pwede ka magbenta, kung anong services kaya mong gawin. Lalo ngayon, napakaswerte kasi ang Facebook na lang, pwede ka lang may negosyo pa na, dun ka pa lang sa Facebook. Yes, yes. Unlike noon, para ka magtayo ng negosyo, kailangan mo ng kapital, kailangan mo ng physical store, but right now, hindi na eh. Kaya kung mai-educate natin na ang Pilipino, rather than umasa sa gobyerno, na bigyan sila ng trabaho, eh kung matuturuan natin ang Pilipino gumawa ng negosyo, mag-hire sila ng mga empleyado, maraming mababawasan ng mga tao na walang pinagkakitaan. So what you're trying to say is, i-prioritize yung mga tao maging negosyante. I-promote ang hindi lang, di ba, ang advice sa atin, mag-aral ng mabuti, pagka-graduate, maghanap ng trabaho. Eh, what if kung ituro, mag-aral ng mabuti, pagka-graduate, magtayo ng negosyo. Okay. Tapos, iban ang sockmed na mga walang kwenta. Kasi sa atin napuportray masyado, bata pa lang, sumasayaw na ng mga malalaswa, kasi inaalaw sa social media eh. Eh kung ang ilalagay sa TikTok, nakaban lahat yon, ang ipopromote doon yung mga iniimbento ng mga magaganda, mga business ideas, kung yun ang ipopromote sa social media, ay parang ginawa na yata na China yun eh. China gumagawa, hindi diba? Pilipinas. Di ba gano'n yung ginagawa sa China? Actually, na parang China bawal ang mga pangit. Mm-hmm. Puro magaganda, puro positive lang ang nasa ano nila. Sa atin, puro negative. Pinag-uusapan, ito na lang, yung sa Senate, isipin mo yung road rage, yung kalbo na nanapak na cyclist. Yes. Para umabot pa sa Senado yun. Diba, imagine mo gaano ang gastos na pinag-uusapan nila pag nasa Senate, yung hearing, yes, yung kakainin ng mga senator, yung kakainin ng mga tao nila, yung kuryente, yung lahat. Pinag-uusapan nila road rage. Grabe, sabi ko, grabing perang sinasayang nila sa ganyan. Daming ibang pwedeng pag-usapan na mas magaganda. Kaya lang, sometimes they need publicity. Yeah. Mas gusto nila yung pag-usapan para sikat in preparation para sa susunod na election. Kabagay. So, una mong way is i-promote yung mga tao na maging negosyante after ng kanilang pag-aaral. Ngayon naman, ang question ko naman para sa'yo, hindi ba mahihirapan na ang pinoprogram natin na yung mga tao maging negosyante? Kasi, paano kung puro negosyante? Hindi tayo naman mag-hire na ng mga foreigner na magtatrabaho sa atin. Ah, okay. Or pagdating ng oras, AI, robots.
Di ba? Pwede ka na mag-develop. May mga AI na rin naman ngayon. Pagdating ng oras, yung mga manual labor na kaya naman gawin ng mga robots. Robots na gumawa. Doon okay. naman tayo papunta na eh. Sabagay. Kasi ang tanong lagi, paano nga pag lahat negosyante na? Ang dali-dali ng sagot. Ang dami, law of supply and demand. Dahil pa rin ibang countries na hindi naman progressive. So ngayon, unang mong way is to promote them to be an entrepreneur. Second way, sa tingin mo, ano yung pwede mong gawin kung ikaw yung presidente? Ah, dulo pa rin corruption. Corruption talaga. Mm, grabe. Kaya nagmamahalan lahat eh. Mm. Dahiling naman sa corruption, magkano ang dumadaan sa mga taong dinadaanan, kaya nagiging mahal ang bilihin. Tapos taxes na lang natin yung kinita mo, tinaksan. Mm. Gaano karami ang taxes natin? Diba example, binili mo tong kape. Yung sweldo mo, tinaksan na. Mm. Pagbili mo ng kape, tinaksan din. Mm-hmm. Yung may-ari ng kapehan, nag-tax din. I-compute mo gaano karaming tax ang... Dami. Ang kababakas. Tapos, kanisaan-saan napupunta. Mm. Di ba? Projects na lang na mag-govern... Hindi ko lang kung pwede magbanggit eh. Sa projects na lang, ilan lang ang totoong napupunta sa project? Yes. Oo. Ilan lang kay ganito, kay ganito, kay ganito, kay ganito. Hindi pa tatapos ang dami ng hatian. Kaya yung contractor din, magiging hindi rin maayos yung trabaho niya kasi kailangan niya rin kumita. Totoo. Kadalasan, mga substandard. Mm. Minsan, example, yung foundation, kailangan mong 3 meters. Mm. Gagawin mo lang 1 meter kasi hindi naman makikita. Tama. Okay lang, hindi naman tatagal. Mm. Kaya yun, corruption. Kasi ang dami pera ng Pilipinas. So, paano? Kung ikaw ang presidente, paano mo matanggal yung corruption? I-online lahat. Ah, okay. Para siyang ano, blockchain. Parang technically, naka-crypto. Parang naka... Kasi kung naka... Public lahat, ledger. Kita. Sa bagay. Kasi tanong ko ngayon, pera ng tao yan. Bakit hindi pinapakita yung audit? Mm. Dapat ipakita. Ito yung project. Yung pinakamaganda nga, isa pa. Yung gumawa ng project, ilagay yung picture, ilagay yung pangalan para alam ng tao kung sinong sisisiin pagsablay yung project. Tama. Ganun lang. Ilalagay lagi yung magaganda. Hindi ilagay lahat para, ito project ni ganito. Ilagay yung amount. Mm. Ilagay yung itemization. Okay. Ganyan yung sagot na sa ganun eh. Sa bagay. Ano lang lahat? Ano bang tawag sa ganyan? Ilatag. I-public. Lahat. Kasi parang, technically public ano naman yan eh. Yeah. O pero ng tao ba? Nila pinapakita lahat. May tinarago, parang gano'n. Alam mo naman sagot dyan eh. So, yun na nga. So, sa tingin ko, magiging maganda presidente ka matok mo. Ito na pala yung ano mo, yung promotion mo. So, yun na, pagdating, balik muna tayo sa personal question. Tatakbo ka ba talaga? Joke lang. Marami ang mga relatives na mga nasa politics, pero wala akong plano. Meron ka relatives talaga, nasa politics talaga. Marami. Rayo ko. Kasi nga, madumi. Madumi masyado. Tapos, ang dami mong iwiwi. Kasi, pag gumawa ka ng mabuti, kalaban mo minsan yung butante. Mag-uwi ka ngayon. Kakalabanin mo yung butante na tama gagawin mo, or pagbibigyan mo sila para iboto ka. Yung palang mahirap ng decision making siya. Hindi, tapos hindi ko rin kaya yung, may mga iba kong kaibigan na everyday may nakapila sa bahay nila. Nanghihingi ng ultimo pare bakasyon. Nanghihingi kasi mag-excursion sila. Grabe. Hindi ko kaya ganun. Medyo mataray-taray pa naman o kahit konti. Hindi ko kaya makisama sa ganun klaseng. Minsan nga daw, pumipila weekly. Hingi ng sakit, gamot, kasal, lahat. Grabe naman yun. Normal na yun. Talagang, yung parang nasa, sa tingin ko yung kultura ng Pilipino yun eh. Kultura natin kasi... Nagsimula din ang corruption sa atin kasi hindi ko yan ibuboto, maliit ang bigay eh. Doon tayo sa malaki. Doon pa lang, inaano mo yung politikong maglabas ng pera. Siyempre, pag naupo yan, madalas, babawi. Ngayon naman, may fault din tayo. Puro naman tayo positive. Ngayon, pagdating mo tayo sa negative, ano yung worst money mistake na nagawa mo? Worst money mistake? May mga ibang investment na million din lumipad sa akin. Magkano? 15? 50 million. Paano yun? Na-scam? Technically, may isa kasi yung kaibigan na medyo may tiwala naman kasi maganda yung family background. Eh, kaya lang, siya yung sumoblay. Pero, I mean, walang bumalik sa'yo. Ni piso. Anong investment yan? Sa construction eh. Sa construction? Oo. Ano yun? Dinimanda mo? Hindi na. Hindi naman ako nag-abol ng ganyan. 50 million. Hindi mo na... Ano? Kasi ang parang principle ito sa life, para lang naman tayo naglalaro dito. Kumbaga, para lang pumasok sa isang game na naglaro ka, pagkatapos ng laro, ibabalik mo rin eh. Di ba parang Monopoly, naglalaro ka bang Monopoly? Yeah. Di ba, bigyan kayo pera, naglalaro kayo. End of the game, ibabalik nyo rin. Mm. Kaya para sa akin, it's more than just
experience. Ang pera, hindi rin naman totoo. Inimbento lang yan, nilagyan lang ng value. Yeah. Kaya para sa akin, kung talo-talo, matuto, mas magsipag para mas mabawi. Grabe naman. Na-scam ka ng 15 million, pas ang reaction mo, kung talo, edi talo. Ay, ganun naman buhay. Kesa abul-abul ka pa niyan. Sarap parang mo siguro iscam yun. Mas marunong na ako ngayon. Saya. Kung ako mang iscam, gano'n. Ito, unahin ko. Kung talo, talo. Pabayaan mo na. Sarap siguro na gano'n buhay, no? So ngayon, bilang negosyante, talagang work hard, play hard ka talaga. Ngayon, paano mo nababalance yung work and life mo? May mga araw akong kailan ako mag-network. May araw kung kailan ako sa family ko, kung kailan ako tatay, kailan ako asawa, kailan ako kaibigan, kailan din ako kung kasama ko lang sarili ko, kailan din ako magigames. May mga kanya-kanya din akong oras. Paano mo na time management lahat yung hindi ko naman siya dinidetalye, pero parang pag medyo napapagod na ako dito, burnout ako, iba gagawin ko. Okay. Kaya ang isang vlogging itong social media, ano ko to eh, parang outlet na pang para distress ko. So masasabi mong stress ka kanina. Dito ka nagdi-stress. Naka-schedule naman 'to eh. Hindi, yung pag gagawa ko ng video, kung bakit ako nagkaroon ng YouTube account. Yeah. Actually pang-distress ko talaga siya. Ah, kaya ka naging content creator. Ang pinakauna kong reason, gusto ko lang gumawa ng scrapbook, yung mga picture-picture. Yes. Kaya lang sabi ko, makabago na eh. Gagawa na lang ako ng YouTube account para dun ko na, at least pag gusto kong balikan, scrapbook ko na, tunggal na na. Kaya nga ako nag-content creator kasi in-adjust ko na. Sabi ko, para pag babalikan ko yung gusto kong story sa life ko, madali kong balikan. Kaya iyon ang isang pinaka-first na reason ko. Hanggang ngayon, nung nare-realize ko, nakakatulong sa akin mag-distress. Tapos nakakatulong sa akin mas maging matalino kasi nag-aaral ako kung anong content topic ko, kung anong mga gagawin ko. Tapos nakakatulong sa ibang tao. Yan ang pinaka... Kasi may isang nag-comment sa akin dati, hindi ko ito makalimutan na, salamat po classmate kasi plano ko na talaga mag-suicide. Ilang beses na akong tumitingin sa kung saan ako magbibigti. Buti na lang napanood ko yung video mo. Ngayon laban ulit ako sa pangarap ko. Grabe. Kaya nung nakarinig ako ng mga ganun, pucha, sabi ko, itutuloy ko itong ginagawa ko. Kasi sabi ko, hindi ko alam kung anong nagiging impact ko sa iba't ibang tao. Totoo. Na it will be worth more than the money. Yes. Kaya yun ang, yun kasi ang ano ko eh, parang love language ko. Gusto kong tumulong. Pag nakakatulong ako sa ibang tao, masaya ako. Tingin ano pera. Parang dami mo rin pera. Tulong mo na. So, grabe no, isipin mo yun, no? You just save one life, no? Oo. Parang naging impact mo yun, no? Nababasa mo yun. Mangiyak-ngiyak ako, no? Nanginginig ko, sabi ko, message to galing sa taas na ituloy-tuloy mo na ginagawa mo. Parang ganyan kasi. Kumbaga, naniniwala naman ako sa mga messages eh. Kaya sabi ko, hindi naman lahat kaya gawin yung ginagawa ko. Kaya sabi ko, since I have this gift, bakit ko naman hindi ito isi-share? Bakit ko ito ipagdadamot? Sabi nga nila, the reason bakit yan ang gift mo, kasi dapat isi-share mo yan. Hindi yan dapat itatago mo. Kaya since I have the talent na mag-explain ng mga bagay-bagay sa tao, then, kaya ito tuloy-tuloy ko. So, naniniwala ka sa Diyos? Oo naman. Naniniwala ka sa Creator. Galing ka ba sa family na talagang naniniwala talaga? Catholic ang parents ko. In some point sa buhay mo na dumating sa point na tanag totoo talaga ang Diyos, yung mapapagaroon ka na lang, anong some point sa buhay mo na na-realize mo na... Hindi ako dumating sa ganun na point, pero naniniwala ako na may Creator kasi may mga pattern ang mundo. May pattern pa paano ka magiging successful, may pattern ng plants, may pattern ng nature, may pattern siya lahat eh. Kaya ibig sabihin, mayroon nag-create sa atin na bakit tayo ngayon nandito. So hindi ka dumating sa point na kasi yung down, tapos biglang parang pinitikat na realize mo na totoong may hindi ako doon. So wala kang lowest point na lowest point talaga sa buhay mo? Mabilis ang drama ko sa buhay ko, siguro mga 5 minutes, 10 minutes lang, okay na ulit ako eh. Ganun ka lang kabilis? Ganun ako kabilis eh, kasi parang wala namang pupunta na eh. Mag-iyak ako ng isang linggo, after nun, haharapin ko pa rin naman yung problema ko. Totoo. Kaya ngayon, pinaharap ko na diretso. Head una agad
kalidad lagi. Mas gusto ko tapusin na agad para kesa papatagalin mo yung lungkot, harapin mo na para pag naharap matatapos mo, mas mahaba yung saya mo. Mm. Napanood ko nga pala ito, parang sinabi mo na lahat ng pagdadaanan natin is tatawanan din. Lahat ng problema, pagtatawanan. Iba na lang din alam pagtawanan. Ngayon pa lang pagtawanan. Yes. Ano ba yung motto mo sa buhay? Yung prinsipyo mo? Alam ko motto yung mga noon. Time is gold. Motto ko sa LAR. Yung pinanghahawakan mo. Biyaka na example. For example, ako, motto ko talaga is, ito, yung tinato ko dito, everything happens for a reason. Naniniwala ako na lahat ng bagay. Naniniwala ako na ang design natin sa buhay natin, bago ka mamatay, gaganda pa rin talaga buhay mo. Kumbaga, laging meron kang point na pagdating ng oras, magiging maayos ka pa rin. Mm, so, naniniwala ka na lahat ng tao, kung ano pinagdadaanan nila na negative ngayon, dadaanan mo lang yan. Malalagpasan at malalagpasan mo yan. May mga mawawala, pero may kapalit palagi na mas better pa dun sa nawawala. Okay. Kapag, ito naman, kapag pumunta ka sa 18 years old self mo, ano sa tingin mo yung mabibigay mong advice sa kanya na para mas mag-improve pa yung life mo ngayon? And then, wala akong... Ayaw mo? Tulog mo lang gaganagaw mo. Kumbaga, sobrang akong satisfied sa life ko ngayon. Ayaw akong baguhin. Kumbaga, kasi pag may in-advice ako sa kanya, baka mag-iba yung nangyayari sa akin ngayon eh. Solved naman ako sa nangyayari sa akin ngayon. Kaya yes. Wala akong gustong baguhin. Kung hindi naman baguhin, ano na lang yung pwede mong i-advise na siya? Kunyari, meron ko opportunity na you can go back in time at maharap mo yung sarili mong 18 years old self mo. Ano yung sasabihin mo sa kanya? Siguro sasabihin ko lang, huwag masyado magpapaniwala sa love, mas mag-concentrate sa sarili. Sa love? Sa mga karelasyon. Kasi ang daming oras na ubus ko sa mga love-love na yan eh. Hindi naman kayo nagkatuluyan. Kasi meron akong isa, 7 years kami. Tapos ang dami ko pang oras na ubus, ang dami ko pang ginastos. Kung pinokus ko lang sa pagpapayaman, di siguro mas lalong mayaman ako ngayon. Kaya para sa akin, we should learn to prioritize and love ourselves more than anyone else. Even parents mo yan, anak mo yan, asawa mo yan, mas unahin mo sarili mo kaysa ibang tao. Naniniwala ka ba na isang negosyante is lalong tataas ba sa makahanap ng right partner? Makakatulong, sobrang tulong. Your partner can make or break you eh. Kasi end of the day, pag uwi mo, siya kaharap mo eh. Ang tanong, motivated ka pa ba pag uwi mo? Or down ka na nga, pag uwi mo, lalo ka pang na-down. Or pag nangangarap ka, imbis siyang sumuport, siya pa nagpapabigat sa'yo. Kaya dapat ang pagdidesisyon ng partner para siyang pagninegosyo na, pagsasabi ko nga eh, mamili ka muna ng marami, tumikim ka muna ng marami para malaman mo kung ano para sa'yo. Huwag na huwag isa lang. Kasi nga, minsan, swerte mo kung makahanap ka agad ng para sa'yo. Pero kung hindi, mas maganda ma-testing mo iba-iba, tapos kung mag-live-in kayo, mas okay. Kasi mas makikilala mo tao pag nag-live-in kayo eh. Yes, kahit totoo. Ano pang kakilala mo yan, pag hindi kanya nag-live-in, hindi mo nakikita anong itsura niyan pagkagising, anong amoy niyan pag pinagpapawisan, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na yan ay para sa'yo. Ang daming ang relasyon na antagal. Pag tinatanong ko, ilan taon na kayo? Sa 6 years, 7 years, hindi pa kayo live-in, hindi pa. Sabi ko, hindi ko pa alam. Malalaman mo na lang yan ba nag-live-in? Kasi ang daming relasyon na outside lang sila naging sila. Tapos pagdating sa isang bahay, ang bilis, wala pa isang taon, naghiwalay. Sa tingin mo, magandang advice yun na mag-live-in ka agad? Yeah, ito, para sa akin. Kasi nga, paano mo malalaman ng isang bagay kung para sa'yo, kung hindi mo na makikita yung buong story? Okay. Alam mo na. Kailangan pala i-live-in. Meron ka ng asawa ngayon? Meron. May anak ka na. Pero hindi kami kasal. May anak ako. Okay. Ilang taon na kayo nung asawa? 10 years. 10 years. Sa tingin mo na secret formula, kumbaga, na para maging healthy relationship while handling a business? Siguro, kailangan nyo rin pareho manan siya. Kung mainit ng isa, tumahimik ng isa. Parang ganun lang, kasimple yun eh. Yeah. Kaya magbigayan kung sino yung nakita mo ng mainit, magbigayan kayo. Tapos, it's an unending adjustment. Kumbaga, hindi na enough na mahal kita, mahal mo ako, magmahalan tayo habang buhay. Hindi ganun eh. Kasi parang negosyo din siya eh. May ups and downs ang relationship. Yes. Maraming adjustment. Kaya dapat ready kayo na mag-adjust sa bawat isa para sa lalong ikakaganda ng relasyon niyo. Ngayon naman, sa anak mo, pagtatapusin mo pa siya ng college? Depende kung trip niya, kung gusto niya matapos. Pero mas homeschool ko yung anak ko. Papadaanin ko muna siya ng konti sa school para mas magkaroon ng experience. Pero mas more on kung anong trip niya, yun ang ibibigay ko. Kung anong trip niya. Paano kung ayaw niya maging negosyante?
decision niya yun, buhay niya yun. So, supportan ko siya. Paano kung gusto niya maging hacker? Eh di, okay. Set mo pa ng pangarap ko. Ang galing. Basta more on support, hindi ako magiging controller na magulang. Kung ano yung gusto mo, i-guide lang kita, susuportahan kita. Ito ang medyo controversial na question. Diploma o diskarte? Diskarte. Ang bilis ng sagot mo doon, ha? Dali lang naman ang sagotin yan. Eh. Bakit diskarte? Eh, ang daming may diploma na wala narating sa buhay. Pero ang daming walang diploma na madiskarte na ang daming narating sa buhay. Kasi dulo, iba naman ang, sa school kasi, ang form of exams nila is gaano kakagaling mag-memorize. Hindi naman nila na-compute yung, kaya sabi ko nga, dapat may award din yung mga taong bumagsak na nakagraduate eh. Kasi mas mahirap pinagdaanan nila eh. Yung matatalino, madali lang naman pinagdaanan niya, laging pinapalakpak, grabe. Eh yung bumagsak, tapos pinaglaban mo pa rin at nakagraduate ka pa rin. Eh dapat may award din yun. Dapat may medal din sila, no? Kasi yung haharap ka sa magulang mo na mama, bagsak po ako. Yung mukha na ihaharap mo sa mga kaklase mo na alam na bagsak ka, tapos yung lakas ng loob na babalik ka pa rin sa school para mag-aral, alam mong pwedeng pinagtatawanan ka ng iba or iniisipan ka nila. Yeah, hindi nabibigyan ng tamang recognition yung tamang sacrifices na sana ma-appreciate din yung mga taong nagsusumikap kasi hindi naman lahat magaling mag-memorize eh. Hindi naman lahat magaling mag-catch up. May ibang tao medyo mabagal lang, pero pagdulo pala magiging magaling din. Kasi ako din, naniniwala din ako, parang... May sagot ako dun sa pinakadulo, diploma o diskarte? Yes. Is Bill Gates. Oo. Inawardan ng Harvard ng award. Pero di ba, dropout siya? Bakit siya inawardan? Kasi naging Bill Gates siya. Kaya siya inawardan. O di, hindi importante ang diploma, dropout nga siya. Bakit nirecognize siya? Kasi yung resulta niya. Results will matter most. Yes. Hindi naman, yung diploma, sikat lang naman sa loob ng school eh. Yes. Pero the moment you go outside the school, hindi naman pinag-uusapan na kung gaano karami medal mo eh. Totoo. Kasi sabi ko nga kanina, hindi ako naniniwala na kailangan mo mag-memorize para maging successful eh, di ba? Lalo pa ngayon, may ChatGPT na, may mga AI na. Yeah. Lahat ng kailangan mo, itatanong mo lang kay Google. Ba't kailangan pang i-memorize? Yeah. So, masasabi mo ba na pangit yung sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas? Yes, kasi masyado na siyang obsolete. Masyado na siyang huli. Tapos sila mismo gulo. May K-12, tinanggal ang K-12 ngayon. Doon pala, nagkakagulo-gulo na sila eh. Kumbaga, ang daming late na late masyado ang ano natin, school education system. Kung ikaw, ang presidente ng Pilipinas. sa ano yung babaguhin mo para mas maging okay yung educational system ng Pilipinas? Palitan na yung mga subjects. Palitan ng cash flow. Yun. Palitan na paano ka maging positive na tao. Paano ka mag-organize ng schedule mo. Diba? Ang daming pwedeng ipalit na mga skill na mas kailangan natin. Kesa yung mga algebra, geometry. Hindi mo naman kailangan. Babalikan ako ng tanong ng iba, eh paano ang engineer? Paano? Kung mag-i-engineer ka, di pag-aralan. Eh kung hindi ka naman mag-i-engineer, ba't kailangan pang i-topic? Yan kailangan lang namatan, basic. Plus, minus, subtraction, division. Yun lang naman basic kailangan mo sa life. Hindi mo naman kailangan ng sine, tangent, cotangent. Hindi mo naman kailangan ng lahat na yun. Kaya, hanapin si X, hanapin si Y. No? Kaya sa akin, ano lang, yung mga skill na kailangan natin sa panahon na yun, yun ang ilagay sa subject. Sa tingin mo, ano yung skill na kailangan matututo ng isang tao para maging successful ngayon? Cash flow, pinaka-importante. Cash flow. Resiliency. Na dapat maging matibay sila. Hindi sila maging crybaby na madapa lang ng konti, iyak na, magkukulong na. Lalo ngayon, ang daming mga generation na may mga anxiety, depression, kasi ang hihina na ng loob eh. Diba, kami kasi dati, yung kantsawan sa school, malala eh. Dati kami pa nagpapayak sa teacher eh. Imapagalitan lang ng konteng estudyante, tanggal lang teacher sa... Totoo. O diba, masyado na naging, binibi masyado. Binibi yung generation ngayon compared nung generation namin, nung mga nauna. Totoo yun. Sa tingin mo, ano lang yung mga subjects na lang na sa tingin mo nakatulong talaga? Sa akin? Oo. Technically math, nakatulong sa akin para sa logic. Paano ka mas maging creative, paano ka mag-isip. PE, nakatulong sa akin kasi physical. Tapos yun ang pinakamasayang moment mo eh. Totoo. Ano ba? Yung basic, nakatulong sa akin. Paano magsulat, paano magbasa, paano magbilang. Nakatulong yun sa akin basic. Pero yung sobrang kukomplikado na, hindi na rin naman kasi masyadong kailangan. Totoo. Parang noon, importanteng perfect spelling. Ngayon, through
Messenger, hindi mo naman kailangan maging perfect ka na sa spelling. Tama. Diba? Ibang-iba na rin naman generation ngayon compared. Tapos matuto, papag-aralan mo pa kung paano mag-cursive, no? yung pa, isa pa yun. Tapos ending, cellphone pala hawak natin. Di ba nakita mo yung linya, yung dapat perfect mo pa yung, yeah. Yung linya nung ano? Oh my God, ganun pa. Tapos yun, ito lang pala babagsakan natin lahat. Time lang, no? Wala nang ganun-ganun, no? So, sa tingin mo ba, marami, debatable kasi ito eh. Sinasabi nila na money doesn't buy happiness. Pero anong take mo? Hindi, totoo yan. May nakita ka ba nagsha-shopping na malungkot? May nakikita ka bang bakasyon, nagbabakasyon sa ibang bansa na malungkot? Wala. Ang lahat na nagsasabing money can't buy happiness, walang mga pera yun. Kasi lahat ng may pera, hindi magsasabi ng ganun. Kasi they know the value of money. Mm. Kumbaga, money affects the most important thing in this world. Mm. Pag wala kang pera, paano ka bibili pagkain? Mm. Paano ka magbabayad ng kuryente? Paano ka pag-aaralin ng anak mo? Kaya, ang labo, no? Na money can't buy happiness. We can, money can buy the things that will make us happy. So ngayon, sa mga nanonood ngayon, nalaman na nila na kailangan pala ng pera para mabuhay, money buys happiness talaga. Kailangan ko talaga dumiskarte kaysa sa diploma. Ngayon, ano yung game plan na masasabi mo sa kanila at pwede nilang i-implement kayo? Ano lang, mag-expose ang sarili nila. Mag-try na mag-try ang mga katulad ng ginawa, ang binaka-formula mo, try, kung saan mag-click, yun ang gawin. Ganun lang. So tingin mo, ano yung una nilang industry na kailangan nila pasukan? Sales. Bakit? Magiging napakagaling mo kapag communicate. At lahat naman nagbibenta. Totoo. Yung empleyado, binibenta nila yung katawan nila, yung skills nila, yung trabaho. Tama. Yung negosyante, binibenta nila yung produkto nila. Lahat nagbibenta. Totoo. Kaya nga, natatawa sa iba na, hindi ako marunong magbenta. Pati sa pagliligaw. Ganun din. Binibenta mo kung paano ka ikaw pipiliin kaysa dun sa karibal mo. Di ba? Tama. Sales na yun eh. Karibal. Oo. Kaya ganun lang din eh. So sa tingin mo, sales, ano pa yung ibang skills na kailangan nilang pag-aralan? Leadership. Kasi hindi naman mag-upscale ang negosyo mo kung hindi ka magaling maghumawak ng tao. Kaya dapat matuto ka makipag-communicate at mag-handle ng iba't ibang personality ng tao. Ngayon, meron ka bang mga empleyado? Meron. Ilan ang empleyado mo? Siguro abot ng mga 30. 30. So ngayon, sabi mo nga, kailangan magkaroon ng isang leadership ng isang tao. Question ko na rin to para sa akin. Okay. Para sa'yo. Paano mo na-handle yung mga tao mo para tumagal sa'yo? Pinakamadali lang din naman yan. Kailangan mo silang busugin, hindi lang true money, true relationship. Kumbaga, may isa akong narinig yun, kadalasan umaalis ang empleyado mo, hindi naman dahil sa pangit yung kumpanya, nagkakataon umaalis dahil pangit yung boss. Kumbaga, parang pinakasimple, itrato mo sila ng gusto mong paano katratuhin din. I'm sure magiging mataas na ang retention rate mo nun sa mga tao. Paano maiwasan yung mga empleyado ng abuso? Ay, hindi mo yung maiwasan eh. Pag sumobra, di paalis eh. Hanap ka ng iba. Ganun ang kabilis. Narinig ko yung kay Gary Vaynerchuk eh. Paano ka maghanap ng maayos na empleyado? Yes. Hire fast, fire fast. Ah, okay. Ayun lang. Hindi naman kasi natin control eh. Paano kung yung empleyado mismo ang hindi naman ginagawa yung part niya? Isasakit lang ang ulo mo. Eh, di kung ayaw. Sibak na. Ano yung muna na kung gusto mo ulit, pag ready ka na, at nagbago ka na, at mas nag-mature ka, balik ka na lang ulit sa akin kung gusto mo. Parang gano'n. Binibigyan mo naman sila ng opportunity. Open and close na bridge. Huwag mo rin agad yun kasi baka gawang ka pa ng masama niya, ng pangit niya, di ba? Hindi ko rin alam eh. Kaya i-maintain mo pa rin na hindi kayo mag-iiwalay na. Kapag bibigyan ka ng pagkakataon na kumausap sa tao, patay man or buhay, tatlong tao na makakausap mo ngayon na sa harapan mo, kahit galing pa sila sa past, nasa dinner table kayo, sino yung tatlong tao na yun? Una, Nikola Tesla. Bakit? Gusto ko malaman kung paano niya nagawa or kung ano talaga pinaka-formula niya na nagkaroon siya ng kuryente na hindi mo kailangan ng wire. Kung makumuha siya ng kuryente sa atmosphere, yan ang ginagamit ng mga sinaunang tao before na kaya halos kaya mo mag-generate ng kuryente na hindi mo kailangan ng source. Bakit mo siya gustong ma-meet? Meron kang tatlong pagkakataon, ay tatlong tao, bakit gusto malaman siya? Kung paano niya ginawa. Eh, mali mo, ma-apply natin, delivery na kuryente natin ngayon. Ayun lang. Kasi inaanay yung mga nai-invento ng mga katulong sa mundo, sinosuppress eh. Kasi maraming malaking negosyante ang ma-apply.
Tama. Kaya naniniwala ka rin ba na meron talagang gamot talaga sa cancer? Hindi ako naniniwala. Alam kong meron talaga. Oo. Alam mo meron talaga. Kasi parang napakasimple. Tingnan mo ngayon ang sakit. Lahat na lang may maintenance. Wala nang sakit na gumagaling ngayon. Lagi na lang na ito, take mo habang buhay. Diba? Doon pa lang maiintindihan mo na. Pinakasimple lang naman eh. Pag ang katawan mo naging alkaline, ibig sabihin, pag healthy katawan mo, tanggal din naman ang sakit eh. Kaya lang problema, pinaka number one cause ng sakit, sugar. Ngayon, paano mo iwasan lahat ng pagkain may sugar? Pinapalit-palitan ng tawag. Minsan, aspartame, minsan glucose, pero dulo, sugar pa rin eh. Kaya, kung magiging healthy ka, magiging alam ko ano dapat mong kainin at dapat mong iwasan, gagaling at hindi ka magkakasakit. So, una si Nikola Tesla dahil gusto mo ng free... Lahat ng mga na-invento niya, kasi ang dami niyang na-inventong magaganda. Na tapos binasura? Ah? Binasura ng iba? Tinago eh, pinatent ng iba. Ah, grabe. Okay, hindi pwedeng ilalabas ngayon. Kaya nga sinasabi daw nila, hindi talaga si Thomas Edison. Hindi. Na ano niya kay ano? Nikola Tesla. Kumbaga, kung parang, kung may Bruce Lee, yung IP, yung Pilipino, yeah, kay Bruce Lee. Man. Di ba, parang ganun. Kung may Michael Jackson, James Brown ata, kung tama, yes, yung yes. idol ni ano. Yes. Kaya laging may ganun eh. Kaya si Thomas Edison, may Nikola Tesla. Kaya si Nikola Tesla ang gusto kong ma-meet. Pangalawang tao? Jesus Christ. Ay, puto. Kasi gusto ko malaman kung puti ba talaga siya o itim. Uy, maganda kasi yan. Kasi may mga ibang lumabas na picture na hindi talaga siya puti. Itim yes. talaga siya. Yes. Kaya gusto ko lang makita kung anong itsura niya. Tapos kwentuhan na rin kung anong ginawa niya sa India nung 19 years old siya hanggang 30 years old siya, kung tama ba kaka-remember ko. Kasi nawala si Jesus Christ from 1 to 17, I think, nasa Bible siya, tapos lumabas siya nung 30-something na siya hanggang mamatay siya. Yung gitna kasi, ang kwento, nag-aral siya sa India nung mga ginagawa niyang miracle na pag-aaralan niya sa India. Ooh. Kaya gusto ko lang malaman kung ano ba talaga nangyari. Grabe. Dun sa nawawalang kwentong yon nung edad niya. Oh, tanga na. Oo nga, no? Parang nakaka-mindblow niya gano'n, no? Pagbalik mo, pak! Lord! Puti ka ba itim? No? Grabe, no? Paano kung nagulat ka na Chinese pala siya? Adi, hello, welcome! Welcome! Hello, welcome! Okay, yung pangatlong tao na gusto mong ma-meet? Si Adam. Adam? Tama ba? Adam, Adan. Yung pinakaunang tao daw ng mundo. Si Adam and Eve. Yes, yes, yes. Tatanong ko kung kayo ba talaga nauna. Kasi parang napaka hindi logically nakapanipaniwala na sila nauna. Kasi bakit may itim, may puti? Bakit iba-iba itsura natin? Bakit nagkaroon pa ng iba-ibang language? Ang daming pwedeng itanong sa kanila kung talagang totoo ba sila ang nauna. Yan lang. Naniniwala ka ba yung tao is ginawa ng Diyos? O yung tao is nanggaling siya sa organism, naging fish, gano'n? Mas naniniwala ako na parang hayop, tapos sinap ang hayop na nilagyan ng bagong mga iba't ibang genes para naging tao. Paano nangyari yun? Parang evolution. Di ba from unggoy, naging tao. Yung gitna, lagyan mo ng alien na nag-zap. Sinap, kaya naging ganito tayo. Ibang theory naman yun sa'yo. Kaya parang mas ano ko na, gusto ko lang may, kung ano ba talaga totoo. Parang yung Noah's Ark, ang labo nun, para ganun katagal, tapos na-supply niya lahat ng pagkain yung hayop. Tapos ilan lang, gaano kalaki lang yung Noah's Ark para makasya dun lahat ng hayop. Tapos paano kinausap ni Moses na yung mga hayop sabay-sabay pumunta sa Noah's Ark? Ano yung sabi yung, tangina, pumunta sa ano, magkano. Paano mo nakausap yung lahat isa-isang ganun? Parang, logically, yung paano mo nabilang na monitor lahat kung isang pamilya lang sila, ganun karaming hayop? Yes. Paano mo na-imbak yung pagkain? Na that time, kung wala naman rep, na hindi masisira yung pagkain. Yes. Diba, parang, kung iintindihin mo sa panahon ngayon, parang napaka-illogical. Oh, bagay. Parang gano'n. So, si Nikola Tesla, Jesus si Christ, si Adam. At si Adam. Pag bibigyan kita ng two more, parang medyo interesting yung mga sinasabi mo eh. Dr. Sebi. Sino? Si Dr. Sebi, siya kasi ang... Sino yun? Pinatay pa lang siya lately. Kasi kaya niyang... pagalingin lahat ng klaseng sakit. Kasi ang point ni Dr. Sebi, ang pinaka-common cause ng sakit is the mucus lang. Kaya pag yung mucus, naayos mo sarili mo, tanggal lahat ng sakit mo. Yes. Ayun ba yung ano, yung black person? Namatay na yun? Pinatay. Oh my God. Okay. Panglima.
Si Ninoy. Ayan na. O, laga. Cut! Cut! Game. Sino talaga pumatay sa'yo? Kasi? Dalawang presidente ng relatives niyang naging presidente, hindi pa rin masolve kung sino pumatay sa kanya. Hmm. Yeah, siya nalang tanongin natin. Sa tingin mo ba? Ano na yan? Sa theory lang naman eh. Your opinion ano siya, eh. Parang sacrificial lamb. Di ba parang, para mag-iwar ng US ang Iraq, kailangan pabagsakin ang Twin Tower. Para yeah. Magkaroon sila ng reason para igirahin ang Iraq. Yeah. Para may reason mapatanggal ang Marcos, kailangan magwala yung mga tao na mabadrip sa gobyerno. Mm-hmm. Kaya possible siya naging sacrificial lamb para matanggal yung mga Marcos sa posisyon. So sa tingin mo, sino ang pumatay nga? Hindi ang Marcos. Ang mga? Pumatay. Sino? Hindi. Wala akong hindi ko sasabihin, di ba? Parang sige, sabagay. Theory lang naman, wala naman ako evidence. Diba? Sabagay. So yung, ayun yung limang tao na gusto mong makausap dahil ayun yung parang pag mayroon lang sinabi na answer, masosolve na lahat ng mga gulo sa... Sa utak ko. Hindi ako gulo sa mundo ko. Diba? Parang sa mundo ko, curious lang ako na parang how I wish na makausap din sila. Parang gano'n. Hmm, sabagay. Medyo... talaga, ano? Sige, ito na lang. Balik tayo sa negosyo. Sige, mas maganda-ganda yan. Negosyo na lang muna tayo. Gusto ko sana pahabain eh. Ito na lang. Base to sa mga estudyante ko. Hmm. Marami akong mga estudyante sa academy ko. Nasa 20,000 students na sila. Masasabi ko, majority of them is kumikita. Pero there's still a handful of student na nawawalan sila ng gana to do more. So sa tingin mo, ano ang kulang sa kanila at ano yung pwedeng gawin nila para bumalik? Or kung ikaw na sa posisyon ko, ano gagawin mo? By nature kasi, ganun talaga siya eh. Parang school, hindi naman magkakaroon ng first honor kung wala din mga mababa sa kanya. Mm. Lagi may ganun, hindi naman natin pwede maging sobrang pantay lahat. Mm. Sa isang organization, meron laging nag-excel at meron laging hindi. Mm. Kaya hindi mo makontrol yun eh. Pero pinakadulo, ano din pwedeng gawin ng iba para tao na kasi nasa kanila yun kung ano talaga gustong gawin nila. Mm. Kaya kung willing sila na daanan yung dinaan ng mga kumikita at willing silang gawin, pwede nilang marating. Mm. Pero kung hindi sila mag-a-adjust, hindi sila mag-a-adapt, kahit anong gawin natin or mo, wala tayong, parang Pareto principle. Na yung 80% na sales laging galing sa 20% lang ng workforce mo. Mm. Okay, parang ganun lang siya kasimple. Hindi, parang sa isang bundok, meron magdo-dominate lagi na species na puno sa isang bundok na yan. Kaya ganun din ang, by, ako laging binibase ko lang ang pag-iintindi ko ng sa negosyo, sa nature, na normal lang talaga na hindi pwedeng lahat magiging pambalansi lang ng mundo. Mm, okay. Ano yung ma-advise mo sa nila para malabas yung potential nila? Kasi alam, sabihin natin, meron kasi yung nakausap, sabi niya na, alam mo Coach Franklin, alam ko may potential ako eh, alam kong kaya ko ito eh, kaso parang di ko malabas. Mm-mm. Ngayon, kung ikaw yung kinausap ano ganun? Lang, gumawa sila ng mga small victories. Kasi kaya hindi niya nalalabas, wala pa rin siyang tiwala sa sarili niya eh. Mm-hmm. Kasi kung may tiwala siya, hindi na siya magtatanong ng ganyan eh. The point na nagtatanong siya, wala siyang tiwala. Ngayon, kailangan niya lang magkaroon ng confidence sa sarili niya. And for them to do that, gumawa sila ng mga bagay na hindi pa nila nagagawa, pero madali nilang magawa. Mm-hmm. In short, if you are earning 10,000, ano ba naman mangarap ka kumita ng 15,000, kumita ng 20,000? Mm-hmm. Kasi dun mas excited ka eh. Rather than kumikita ka ng 10,000, ang goal mo agad kumita ng 100,000, mapu-frustrate ka at mas na madalis na hindi ka tutuloy. Kaya sa akin, small victories. Gumawa lang sila mga maliliit na bagay na parang bahay. Gusto mo linisan ng bahay. Ang hirap eh, pag buong bahay. Yeah. Linisan mo lang yung pinto mo, yung drawer mo, dun lang. Manggigigil ka na eh after masimulan. Linisin ko na kaya to. Manisin mo lang buong bahay na linisan mo eh. Mm. Kaya ganun lang din. Simulan lang nila sa maliliit na alam nila na kaya nilang gawin. Mm, yung alam nilang eh. Achievable. Yeah. Iinit din yan, magtutuloy-tuloy din yan at magugulat ka na lang, anlayo mo na pala. Mm, okay. May ADHD ka ba? Hindi ko masasabing kung meron or ano. Basta hindi ako nakakontento pag wala akong ginagawa. ADHD nga. Kasi actually, di ko naman tinatanong to sa loob ng podcast. Mm. Tinatanong ko to nasa dinner time na. Mm-mm. Kasi tinitignan ko kung totoo ba
na nangigigil ba sila kapag hindi nila matapos ang isang bagay na nasimulan nila, or nangigigil ba sila na hindi nila matutunan ang gusto nila, or yung mga sinabi mo nga kanina, at lahat sila mayroon. So tingin mo, kailangan ba? Ang ADHD? Oo. Sa akin siguro ang pinaka-importante lang yung drive. Drive. Kasi kung may drive ka naman, lalabas din naman lahat at ibibiging lahat ng skills na kailangan mo. Okay. Yung drive lang ang pinaka-importante, yung pinaka-goal. Kasi ang mundo natin, ang brain natin is the messenger sa earth. Mm. Kung ano yung gusto mong itapon, ibabalik lang naman sa'yo pabalik ng mundo. Mm-hmm. Kaya nga, kaya lang hindi naiintindihan ng tao yung tinatawag na negative stage eh. Mm-hmm. Kasi gusto natin lahat, parang example, gusto kong yumaman. Mm-hmm. Tapos nagtataka sila, nung sinabi lang gusto nilang yumaman, natanggal sila sa trabaho, nabaon sila sa utang, dumami yung problema nila. Biglang, ala, bakit ganito? Hindi nila na-realize, piniprepare na sila ng mundo para dun sa buhay na gusto nila. Kaya kailangan nilang mahirapan, kailangan nilang, example, bakit ka nawala ng trabaho? Kasi nga, pinaparealize sa'yo na mas bagay sa'yo, mas malaking kita. Kaya tinanggal sa'yo yung barya para dun ka na mag-focus sa malaki. Kaya ka pinapahirapan para tumibay ka kasi yung pagiging matibay mo, yun ang gagamitin mo para dun sa success na gusto mong puntahan. Kaya in short, ang earth, ibibigay niya lang kung ano yung gusto mo. Naniniwala ka sa ganun. Sabi mo nga eh, parang yun ang earth eh. Kaya tayo may creator eh. Parang sa sitwasyon mo ngayon, years before, pinangarap mo yun. Pinangarap mo sitwasyon mo, pinangarap mo yung nakaupo kang ganyan, pinangarap mo yung ganito kang. Inisip mo na to before pa, bago pa mangyari ngayon. Yes. Kaya technically, lahat ng gusto natin na nangyayari ngayon, one way or another, inisip mo yan ng past. Kumbaga, merong quote na sinasabi kapag nahihirapan ka na sa tamang landas ka na. Oo, kasi parang hagdan yan eh. Pag pataas, mahirap eh. Pag pababa, mabilis. Yeah. Kaya pag nahihirapan ka, good news. Ibig sabihin, pataas ka. Yeah. Pag sobrang dali, parang, di ba sinabi to ni Andrew Tate? Sabi niya kay kapatid niya, Tol, ang ganda ng buhay natin. We have lots of cars, you have lots of money, sikat tayo, ganito, ganito, dami natin babae, blah, blah. Delikado to. Why? Puro magaganda nangyayari sa atin, ang sunod nito hindi. Then after, dun sila nakulong. Stages kasi. Ganun lang din kasi hindi. Sabagay. Pag sobrang perfect ang buhay, mas kabahan ka. Anong kasunod niyan? Di ba parang kahit gaano kasarap yung ngiti, yung tawanan nyo, after nun titigil yung tawa eh. After susubside, tatahimik. Ganun din ang buhay natin. Kumbaga sabi sa akin ni Chinggitan dati, nung in-interview niya ako, mga after ng interview, parang dahan-dahan ka kasi the bigger you are, harder you fall. Naniniwala ka sa ganun? Siyempre, ganun naman di. Sabagay. Ngayon, sa mga taong takot naman mag-risk, ano sila? Empleyado sila. Pero gusto nila mag-negosyo, pero natatakot sila. Sa tingin mo, ano yung ma-advise mo sa atin? Hindi, kung ayaw nyo mag-risk, huwag na kayo mangarap yung maman. Yun lang, kasimple yun. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Makontento ka na, mag-enjoyin mo na yung buhay mo. Enjoyin mo na yung pumapasok ka kahit hindi mo trip. Enjoyin mo ang tagagising ng katawan mo, alarm clock. Kasi katulad sa akin, kailan ako nagigising? Pag tapos ako matulog. Ganun lang kasimple eh. Ang empleyado, kahit hindi ka pa tapos matulog, gigising ka eh. Tapos, matutuwa ka lang tuwing sweldo, tuwing ganito. May controlled ng tao yung happiness mo eh. Kaya, kailangan mo na maging masaya. Adjust mo na yung happiness mo. Yes. Huwag ka na maingit sa may mga kotse, huwag ka maingit sa... Maging masaya ka na at pumapasok ka, may trabaho. Yun lang yun. Para sa akin. Pero, if you really want to change your life, you should learn to love risk. Na maintindihan mo na part ang pain, part ang failures ng stages ng life mo para ka maging successful. Kasi lahat naman sa atin eh, hindi naman natin mararating tong narating natin kung wala tayong failures eh. Totoo. Nagkataon lang na hindi na natin pinag-uusapan kasi after we fail, move on. Yeah. Eh yung mga first time kasi mag-fail, issue masyado sa kanila ang failures eh. Yes. Pagka-fail, ikukwento pa sa lahat ng kaibigan, baka magpapatawag pa ng meeting para lang ikwento niya yung failures niya. Yun lang naman ang difference. Ang difference natin sa mga taong hindi pa successful, ayaw lang nila mag-fail na tayo, hindi tayo takot. Yeah, kung baga para sa atin, alam natin na normal yun. Yes. Pag nagkamali, paano matututo? Adjust, move on. Yeah. Ang sinasabi ko nga sa kanila eh, pinaka-basic metaphor. Para kang gusto, para mo sinabi sa akin na gusto mong matuto mag-motor, pero ayaw mo sumakay kasi natatakot ka matumba. Eh, di ka talaga matututo na mag-motor, na mabilis kung natatakot ka palang sumakay. Kumbaga, first step is crucial. Tapos sa akin siguro, kung sobrang takot nyo, take it slowly.
mag-take risk ka ng perang kaya mong mawala. Yes. Kumbaga parang sa akin yun ang formula ko even before if I'm going to invest. Kaya pag nawala, okay lang kasi naisip ko na rin before what nadun ako lagi sa worst case scenario. Hindi ka dapat puro positive lang. Dapat ready ka rin sa ano. Pag ready ka, tuloy mo. Ganun lang kasimple. Parang example motor, kung takot ka, hindi pag-guide ka muna, sumakay ka lang. Na may mga nakabit-bit, may apat na taong nakapalibot sa motor hanggang ma-enjoy mo lang na sumakay-sakay ka. Kasi by nature, magsasawa ka rin eh. Totoo. Mabuboring ka na, pwede bang tatlo na lang mag-alalay sa akin? Yeah. Pwede bang dalawa na lang? Pwede bang isa na lang? Pwede bang wala muna? Yes. By nature, ganun naman ang tao na wala naman tayong contentment hanggang nabubuhay tayo sa mundong to eh. Gusto natin palagi ng something. Kasi yun ang happy hormone sa katawan natin eh. Kaya, yes, daan-daan. Kung hindi mo kaya ng mabilis, daan-daan. Ang importante, nagsisimula. Yes. Ito naman, ano yung biggest regret mo sa buhay mo? Ang pangit kasing sabihin kong wala talaga eh. Honestly, wala. Wala talaga? Wala talaga. Talagang masaya ka talaga simula ng ano. Talagang, parang ganito yan eh. Di ba kung iisipin mong sports, parang loko-lokong gawain? Yeah. Kasi magbabasketball kayo. Imbis na nanahimik ka sa bahay, tatakbo-takbo ka sa basketball. Yes. Nag-aagawan kayo ng isang bola. Gulp na lang ang kulit. Imbis na sa bahay ka, magbibilad ka sa araw. Ipapaluin mo yung bola. Pagkapalo, hahabulin mo. Pupuntahan mo yung bola. Di ba parang magsira ulong. Yeah. Ano? Kaya lang, that is the concept of life eh. Kaya ka nagiging masaya na ginagawa mo yun kasi alam mo ganun ang rules. Kaya sa akin, simula nung ginagawa ko to, naiintindihan ko ang rules ng life. Kaya hindi ako nagkakaroon ng regret kasi gusto ko to. Sino ang naglaro ng computer games na nung namatay, nagsisi? Di ba? ang tawag nga doon, Super Mario Effect eh. Ang Super Mario Effect na knowledge, pag naglaro ka at namatay ka, uulit ka lang eh. Pero pagdating dun sa stage na namatay ka, dahan-dahan ka na. Teka lang, dito ako namatay. Yes. Hanggang makalagpas ka. Eh di, yun ang formula ko ng life. Na kumbaga, kung saan ako nadapa, dun ako matututo, dun ako mag-i-improve. Tuloy-tuloy lang. Okay. Wala nang sisiyan, wala nang iyakan, wala nang bakit nangyari to sa akin, bakit ganito. Yeah. Yung nangyari sa atin, nangyari din naman sa lahat. Yun totoo. Lang pinaka-simple lang yun. Akala mo lang, ikaw lang. Yes. Pero kung magkakaroon ka ng circles, may, di ba parang, ang mga pro, hindi nila pinagtatawa ng amateur. Totoo. Kasi ako naalala ko nag-wakeboard ako. Tapos, nung nahulog ako, sabi sa akin nung isang pro doon, kasi nakita niya, go on, it's okay, it's okay. Pero yung mga kaibigan ko na hindi naman marunong mag-wakeboard, pinagtawanan ako, nahulog. Kaya din ko na-realize na yung pro, alam kasi nila yung pinagdaanan nila. Yes. At normal din naman yung bumabagsak. Kaya ini-encourage nila yung mga nagsisimula. Yes. Yung mga tao na wala naman talagang alam at walang napatunayan pa, hindi nila sila actually ang masyadong maingay. Dahil dyan, sa pinagtatawanan ka, ano yung pinamemorable na hatred na nakita mo sa comment section sa content mo? At kung meron kang pagkakataon, pwede mo siyang sagutin ngayon. Yun lang yung ano, yung kinakwento ko na nagiinuman kaming magbabarkada. Kasi nagkaroon ako ng rules na ang pulutan, hati-hati na. Kasi nga may mga ibang kaibigan na buraot na ang lakas mamulutan, hindi naman siya yung masyashock. Yeah. At that time, syempre limited lang din ang pera namin. Kaya ang ginagawa ko, example, order kaming sisig, apat kami, hatiin ko na sa apat yung sisig. Kanya-kanyang platito na kami, kahit ubusin mo yun, wala akong pakialam kasi may pulutan ako dito. Totoo. Nag-comment na nanluloko lang daw ako, hindi naman daw totoo sinasabi ko, bakit daw ako masyadong naggumagawa ng kwento, imposible naman daw na hinahati yung pulutan. Yung iba pang comment, ang pangit ko daw ka-jamming, wala daw magiging kaibigan, kasi gano'n. Then, sa akin, na-realize ko lang yun na in a way na consciousness kasi nila yun eh. Siyempre, hindi naman nila naranasan yung naranasan ko. Kaya, possible sa utak nila, hindi totoo. Kaya alam, magkaiba naman kaming experience. Kumbaga sa akin, totoo talaga yun na nangyari yun. Kaya ako nakakomment, yun mga ganun na comment. Yun lang naman, di naman masyadong, yung mga, kahit ano kasing masasakit na sinasabi nila, wala naman effect sa akin kasi end of the day, pagkatapos ko mag-online, masaya naman ako matutulog. Yes. Komportable naman tulugan ko. Makakain ako ng maayos. Kinabukasan, pwede ako pumunta sa lugar na gusto kong puntahan. Parang sayang ng oras makipag-away ka sa ganun. Kumbaga yes, sabi nga nila, huwag ganun makipag-away sa mga taong mabababa ang pag-iintindi kasi dadaling ka nila sa stage nila. Yes. Doon ka yayariin kasi lugar nila yun eh. Yes. Kaya hindi nila ako madadala sa negative. Sarap-sarap ng buhay ko. Kaya parang. Okay. Kapag hindi ka nagne-negosyo or nagne-networking, sa tingin mo, ano magiging trabaho mo ngayon? Negosyo talaga naisip ko eh. Kasi kung wala akong, hindi ako nasa networking, nasa negosyo talaga ako. Pero kung both nga wala, sa tingin mo, ano ka ngayon? Ano? E-games? Gamers?
kita. Baka isang mga pro na gamer. Yeah. Bagay sa'yo, pre. Kasi elementary until now, naglalaro ako ng games. Dati lahat ng games inuubos ko, tinatapos ko. Wala akong, pag may bago akong cartridge, hindi ko yung titigilan hanggang hindi ko siya natatapos. Nang galing. Gamer. Yung galing ko ever since. Kaya hindi ko, yun sabi ko kaninang umpisa natin, hindi ko tinitigilan ng isang laro hanggang hindi ko tapos. Kaya the same thing goal. Huwag mong tigilan, matatapos mo rin yan. Yes. Kasi ang laro, minsan may mga inaabot kami 3 days, 4 days, hindi na mahanap. Lalo yung Silent Hill na laro ng parang Resident Evil yon. Yung Silent Hill, ang hirap hanapin na yung mga puzzled kung paano mo gagawin. Hahanapin mo pa yun. Kasi dati wala naman mga pwedeng basahin. Kaya inaabot kami 3 to 4 days, 5 days, pero dulo, natatapos pa rin eh. Kaya yun ang isang pinaka natutunan ko sa games. Huwag mo lang tantanan, matatapos mo rin yan. Kahit gaano kahirap ang boss, kahit gaano kahirap ang talunin, kahit gaano kakaraming beses mamatay, makakaisip at makakaisip ka ng way paano yun matatal. Kaya dun ko siya na itawid sa buhay, sa totoong buhay na kahit ano pang pinagdadaanan mo yan, meron at meron yan solusyon. Kahit nakarami ka ng tries, damihan mo pa para mahanap mo yung solusyon. Okay. So ngayon, bilang negosyante at bilang content creator, knock on wood naman, pero bago ka pumana sa mundo, ano yung gusto mong makita nila sa'yo na how would you like to be remembered? Yung content ko, okay na ako doon. Yung sa YouTube kong mga content. Pero bilang, kunyari, si Joseph Lim, ano siya? Naging, gusto kong marinig na yung sitwasyon ko ngayon, yung success ko, naging part ako nila. Kumbaga, siguro yung teaching ko, nakatulong. Yung mga times na gusto nila mag-give up sa dreams nila, nung napanood nila yung content ko, biglang nabuhay ulit sila. Mas gusto ko doon ako mas maalala ng mga tao. Gusto mo ba na maging rich pero hindi mo passion yung ginagawa mo? Or maging mahirap pero passion yung ginagawa mo? Yes. Doon ako sa rich na hindi ko passion ginagawa ko. Bakit? Madali naman maging masaya sa ibang bagay kung mayaman ka na. Yes. Kasi marami naman pwedeng puntahan pang ibang gagawin na magpapasaya sa akin. Yun yung mas okay sa'yo. Ito, rich and anonymous or rich and famous? Rich and famous. Bakit? Para mas makapag-inspire ng mas maraming tao. Kasi ang uso na nga noon eh, ang mga mayaman nagtatago eh kasi ayaw nilang ituro yung mga skills, knowledge nila. Eh ako mas gusto kong ituro. Actually lahat tinuturo ko sa social media ko. Wala akong tinatago. Wala akong gina-gatekeep. Hindi naman ako, anong tawag niyan? Yung mga ibang speakers, di ba, na kumikita dahil sa pag... Yes. Ayaw ko siya maging forte. More on ako kung anong alam ko, anong ituturo ko sa lahat. Kasi I always believe na ang mundo is a very abundance na mundo. Babayaran ka ng ginagawa mong tulong sa mundong to. And for me, mas more than pa yon kaysa sa tao na babayaran ka. How do you stay motivated ba? Parang ganito, may certain music akong pinapakinggan pag may gusto akong certain emotion na ma-achieve. Lagi kong sinasabi, eat the emotion that you need. If I need na mas mag-expand ang consciousness ko, mas mangarap, Grant Cardone. I don't know kung kilala mo si Grant Cardone yan. Kung gusto ko naman mas matuto about pag hahawak ng corporation, ng mga businesses, kay Patrick Bet David. Yes. Pag gusto ko naman ng yung hard work, lalong manggigil, si Kobe. Paano ang work ethics niya, paano siya naging Kobe Bryant. Kaya may mga certain person akong sinusundan, depende kung anong gusto kong emotion. Kaya pag motivated naman, exposure lang. Makikipag-usap ako sa mga taong mayayaman, mas mayaman sa akin. I-meet ko sila, kakausapin ko, dun pa lang. Or pupunta sa lugar na alam mong pang mayaman. Yan. Yun ang ginagawa ko para mas lalo akong mamotivate sa life. So nakapagsabi ka nga ng mga content creator na lagi mo pinapakinggan. Ngayon, ang question ko sa'yo, sino yung tatlong content creator na sa Pilipinas na nire-recommend mo na ipakinggan nila? Okay. Except sa'yo, syempre. Oh, syempre naman. Syempre naman. Yun ang kasama dyan. Taka lang. Sige, simulan ko. One way or another, kay Chingitan. Kasi kahit naging ano din ako eh, may foundation ako na galing din kanya. Yes. Kumbaga may mga teaching, mga libro niya dati. Marami din yung, hindi ko na maalala yung title eh. Basta marami akong mga libro ni Chingitan na binasa ko. Kaya para sa akin, highly recommended ko si Chingki. Second,
Kay hindi ko alam kung categorized ba content creator si Bo Sanchez. Yes. Na hindi ko alam kung medyo parang ganoon na rin. Kasi ang pinaka nagustuhan ko lang kay Bo, hindi niya masyadong in-emphasize yung kahirapan. Kumbaga parang sa kanya ako nakarinig din na na pwede naman yumaman na religious ka. Kumbaga hindi kasalanan sa taas ang maging mayaman ka. Yeah. Kaya doon isa din nakatulong ng shifting ng mind ko yung mga teaching ni Bo Sanchez. And number two, sino pa ba? Isa sa kaibigan ko rin, si RDR, si Raymond. Kasi sa ginagawa niya rin ngayon, actually nung isa ako sa pinakahalos una ng mga na-invitahan ni Raymond. Tapos sabi ko sa kanya, para ituloy yung ginagawa mo kasi sabi ko napaka-passionate mo. Sabi ko, pinag-aaralan mo yung guests mo, inaalam mo kung anong background nila, tapos sinasabayan mo sila sa trip nila. Sabi ko, passion mo, ginagawa mo. Kaya sabi ko, ituloy-tuloy mo yan. Sabi ko, malayang-malayo, mararating mo. Kaya nung nagsisimula pa lang siya, kaya, and true enough, right now, maganda na ang ginagawa niya rin. Yes. Na kinukumbay. May yes, nga, ini-invite niya nga ako dapat 14, kailan 14? 2 days from now, yung sila nila, Kinky, yes, nila Ras, Uso nila, maraming ano. Yeah. Ini-invite niya, kaya lang sabi ko may mga schedule na ako. Pero yun, isa yun sa ano, kasi ang ganda ng mga ini-interview niya ng mga iba't ibang tao na ang dami kang matututunan. Okay. Yan at lang. So ngayon, sino yung... Ayaw ko tanongin. Hindi, Teddy. Naisip ko, hindi ko sasagutin. Hindi mo na sasagutin, pero explain mo na lang bakit ayaw mo. Yung ayaw ko sa mga content creator na gumagawa ng content for the sake na makagawa ng content kahit naninira ng ibang tao. Or worse, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sinasabi nila to para lang makapag-clickbait, pero sila mismo ginagawa din nila yung sinasabi nila. Na sinasabi nilang pangit, hindi dapat to gawin, hindi gawin. Tapos dulo gagawin pa rin nila. Parang ayaw ko ng napaka-ipokritong mga content creator. Yun lang sa akin na sana, pwede naman magbuhatan pataas eh. Yes. Hindi naman kailangan siraan ganito. Kasi, syempre, alam naman natin, sabi nga nila, negative is attracts eh. Kaya di ba parang, ano yan, negative sales eh, na bebenta. Kaya lang, paano natin babaguhin ang Pilipino kung ganun pa rin tayo? Kaya nga hindi na nag-click ang mainstream media kasi puro negative sila. Totoo. Tapos here we are, tayo ngayon ang bago na nakaka-influence ng mga iba't ibang tao. Tapos gagayahin natin yung ginagawa ng mga naggumawa bakit ang Pilipino masyadong mababa. Di sana. Kaya, sipagan nyo lang mag-isip, pwedeng mag-viral ang mga videos nang hindi kailangan manira. Manira or worse, gumawa ng mga scripted na content. Sino ba yan? Gulo mo? Basta yun sa akin. Kumbaga, mas masarap maging positive eh. Mas masarap na magbuhat ang pataas. Ang sarap na darating ang time pagtanda natin na pwede natin sabihin, isa tayo sa naging part bakit ang Filipino umangat ang consciousness. Yes, totoo. Last question natin bago tayo mag-fast talk is, pagkagising mo hanggang sa pagkatulog, anong ginagawa mo at anong oras mo siya ginagawa? Ngayon ah? O yung... Mas medyo boring na ngayon eh. Ngayon... Hindi, sige. Yung dati muna. Hassle talaga ako. Simula umpisa hanggang matulog. Simula... Gumigising ako. Magsimula akong work before mga 10. 10 to 11 presentation, 11 total presentation, 12 to 1 presentation, 1 to 2 presentation, 3 to 4 presentation, 4 to 8 flyering, maybe flyers, 8 to 12 leaders meeting, doon na umikot mundo. Grabe. Talagang doon mo inubos yung oras mo. Wala akong ibang mundo. Wala, one time namin sa akong kaibigan na artista, nung ini-invite niya ako, sabi niya, Uchong, birthday mo ngayon, yaya ka ng kaibigan mo na hindi networker. Pag-check ko sa phone ko, pucha, wala palang kaibigan na ini-network. Naku po. Doon talaga umikot mundo. Doon talaga. Sa networking talaga. Lahat ng kaibigan ko, lahat ng ano circles ko doon, lahat umiikot. Tapos pag hindi tungkol sa... Pag networking ang kinaribal mo, kaya yung mga ex ko na mga negative sa network, break. Yung kahit mga special ano nila, pag networking nakasabay, kahit birthday mo yan, graduation mo yan, pag networking nakasabay, networking uunahin ka. Kumbaga napaka-clear ako sa gusto ko. Ngayon na lang ako lately na may mga ibang organization ang sinasalihan, may mga iba kong circle of friends na outside networking, lately na lang, pero noon talaga. Okay, so ngayon, ano na yung ano, routine mo kayo? Ang routine ko, pagkagising ko sa bahay, mga gisang mga 10, pagbaba ko ng bahay, nakatimpla na yung kalamansi juice ko. Iinumin ko na lang yon na maligam gum. Yan ang first ko iniinom eh. Wala maligam gum? Oo, tapos wala yun, asukal, wala yun. As in, purong kalamansi. Tapos, bakit? Anong reason? Para mas mag-healthy. Kasi vitamins eh. Tapos after noon, yung trabaho na ako niyan, pwedeng mag-gym muna. After gym, balik ng bahay,
tapos trabaho, tapos mga 2:30 lunch namin ng wife ko. Magkasabay kami lunch, mga 3:30 matataas balik ulit ako trabaho. Tapos hanggang tuloy-tuloy yun, mga 10, dinner naman namin. 10 dinner? Mm. Parang late ang dinner nyo. Late din yung lunch namin eh, 2:30. Ah, sa bagay. Dalang beses lang naman kami kumakain, hindi kami nagbe-breakfast. Okay. Tapos after ng 10, after ng dinner, trabaho mo ng mga 30 minutes pa kasi habang pinapaliguan yung anak ko. Yes. Then after, papatulugin ko yung anak ko. Mm-hmm. Mga 1 or 2, Netflix time namin ng wife ko. Araw-araw? Oo. Ay, we. Wow. Tapos matatapos kami mga 5, then tulog, ganun ulit. Gigising. Mahalaga ang baby time. Mahalaga ang baby time. Anong gising? Yung baby, as in baby ko, yung sa wife ko. Wife mo? Wifey time na lang? Oo din. Kasi parang negosyo din siya. May imi-maintain ka rin eh. Mm. Siyempre, dapat hindi lang naman puro negosyo. Kaya nga, ang role natin marami. Mm. May tatay, may anak, may asawa, may kaibigan. Dapat marunong kang mag-shift-shift. Yes. Hindi ibig sabihin, amo ka sa trabaho mo, pag uwi mo, boss yung asawa mo. Mm. Di ba parang? Marunong ka rin mag-shift. Hindi mo pwedeng hanapin yung ano tawag yan? Kung paano katratuhin ng mga sa negosyo, hindi pwedeng yun din ang hanapin pag nasa loob ka ng bahay. Tama. Di ba? Parang dapat matuto ka rin mag-adjust. Dahil sinabi mo yan, ito na yung pinalast question ko na lang. Hmm. Ano na lang yung five na Netflix movies or series na mararecommend mo? Oh! Di ba? Itaewon, number one. Hmm. Ano pa ba? Bakit? Tungkol sa negosyo eh, entrepreneurship eh. Hmm, okay. Hindi okay. Mo pa lang panood? Hindi pa. Ay, pare, sabihin ko sa'yo. Matatapos solid. Man. Solid na solid. Okay. Maganda yan, okay. Oo. Oh, oh. Ano pa ba? Yung Chloe, pero ano lang, pakilig. nanood kasi ako ng Netflix nung nag-pandemic lang eh. Hindi ako nanood talaga ng Netflix kasi for me, parang sayang ng oras, parang ganun. Pero marami din kasi maraming iba kang pwedeng mga matutunan. Mas gusto ko manood mga documentary. Yung okay. Parang yung money system, paano yung money system, isa yon. Yung ano, video din ni Anthony Robbins na training niya, isa yon. Yung documentation ng Last Dance. Ay, tama ba? The Last, yung kay Michael Jordan? Yes. The Last Dance ata. Yun, yung mga ganun. Yun ang pwede kong maritama. Ilan na? Itaewon, Chloe, yung Crash Landing on You. Napaka, sumulang kiligin. Di ba? Para maiba. Yeah. Kay tama ba? Anthony Robbins. Kay Anthony Robbins. Tony Robbins. Anthony Robbins. Ah. Oh, parang, Tony Robbins. Tapos yung Last Dance ni Michael. Ano din? Sorry, Blackpink na documentary. Hmm? Sobrang, kasi makikita mo kung gaano kahirap pinagdaanan nila. Hmm. Blackpink na documentary. Isabay mo rin kay Steve Aoki, yung DJ. More on doc, basta gusto ko kasi pag pinapanood ko, ang tanong ko lagi, anong matututunan ko dyan? Pag tamad ako mag-isip, action. No, kasi hindi ka mag-isip, nagbabarilan, yeah, suntukan yeah, lang. Yeah, yeah, kaya pinagtatawan ako ng asawa ko pag nanonood ako, alam niyang tamad ako mag-isip, wala ako sa mood. Mm. Kaya yun napapanood. Pero pag nasa mood ako mag-aral, mag-documentary talaga. Okay. Tatanungin na natin siya ng matinding, mabilis, ang fast talk. Ready ka na ba? Actually nga, nang nanonood ako niyan kay Tito Boy, sabi ko, pag tinanong kayo sa akin, kaya ko kaya. Kaya nga nung nakita ko may fast talk, dito lang ako kakabahan ngayon. Kaya sige, ayoko nang patagalin yung kaba ko. Tapos yun natin lang. Okay. Ano yung pinaka-craziest thing na ginawa mo sa love? Ah, puchang ina. Ano? Yung girlfriend ko, yung ex ko, nahuli kong may kasamang lumabas na lalaki sa isang gimikan. Hindi ko mabugbog yung lalaki kasi kaibigan siya ng kaibigan ko. Kapatid siya ng kaibigan ko. Yung girlfriend ko gusto ko ng breakan. Kaya lang wala naman ang reason kasi ang rason niya lumabas lang naman sila kumain. Eh yun nga naman talaga. Ginawa ko, umuwi ako ng bahay nila, umakit ako ng puno. Inaantay ko siyang ihatid. Pag nakita ko nag-kiss sila, bibreakan ko na yung girlfriend ko. Putang puno? Oo. Umakit ako sa puno sa may harapan ng gate nila. Nakatulog ako. Doon? So parang ano, monkey. Nagising ako, yung lolo niya, nagwawalis na. Alam mo yung parang, sabi ko na ako gumagalo. Nung pagpasok ng lolo niya, baba ako, takbo na ako. Kaya medyo, siguro yan yung sabak. Mukhang ganyan na nanandog ka. Puting hindi ako nahulog. Ano naman yung craziest thing na ginawa sa'yo sa pagmamahal? Hindi ko ma... Paano ba ang Krista ka lang? Naupo. Pag-uwi mo, papagalitan ka. Ano wala? Ang dami-dami kong ginawa sa'yo. Kasama ba yung present? Oo naman. Pero yun ang past. Kung ano yung memorable na crazy.
parang wala akong maalala ang pinakagrabe yung ginawa sa akin ng babae. Lagot ka talaga, wala pag namanood. Oh, next question na tayo. Next, wala akong maalala. If you can go back in time, anong era ka pupunta? Yung tinatawag na Tartaria Empire. Ah, okay. Yung maraming inventions na bigla na lang nawala. Oo. Yun yung panahon na yun. Okay. Ano yung most embarrassing thing na nangyari sa'yo in public? Ah, meron. Ano? First year anniversary namin ng company. Ginawa akong host. That time, hindi pa ako marunong mag-modulate ng boses. Di ba, medyo maliit ang boses ko. Mas maliit pa to dati. Tapos, ang co-host ko, si Asia Agkawili, yung isang ATHM model, tapos si Joe Ed Serrano, puro pro. Yung boses ko, kasi lalong lumiit. Kasi hindi ko tinapos yung hosting ko, pinapasa ko sa grabbing kaba ko. Nagme-memorize ako ng isang sentence. Magto 2 hours na hindi ko na-memorize. Sa sobrang kaba, sa sobrang ano. Kaya yun ang pinaka... Embarrassing. Pero yun ang pinaka naging learning ko simula noon. Tuwing may nag-host, pinag-aaralan ko na paano ginagawa, paano ganito. Kaya nung after that na mamasumunod, okay na. Pero yung pinaka first, grabe, lala talaga. Kasi manipis yung boses mo noon. Tapos hindi ko alam na ang kasama ko pala, lalo ang kinaba, nung nakita ko mga artista. Kaya yun ang pinaka... Tapos first year anniversary namin. Wala. Sa ng company. Hindi nila alam, pumunta silang Disneyland kasi nakausap nila si Mickey Mouse. Hello! Sobrang nipis ang boses. Ano yung ano na lang? If kakain ka ng isang food for the rest of your life, anong food siya? Adobo. Ano yung pinaka best prank na ginawa sa'yo? Parang wala. Ano yung pinaka best prank na ginawa mo sa ibang tao? Wala din ako maalala. Parang wala, hindi masyadong mahilig eh. Sabi mo lang, pass kung ayaw mo. Pass. If magpapalit ka ng buhay ng isang tao, magsiswitch kayo ng buhay for a day, kanina siya? Kaya ano, Elon Musk. Bakit? Gusto ko lang ma-feel kung anong pakiramdam ng isang taong ganun katalino. If magkakaroon ka ng superpower, anong superpower na gusto mo? Teleport. Bakit? Makakapunta ako sa lahat ng lugar na hindi ko alam ng visa, hindi ko alam pa. Ang laki ng matitipid ko at ang dami kong trabaho magagawa. Kasi wala akong travel time. Tama. Ano yung favorite childhood memory mo? Siyempre, yung kasama ko, parents ko, yung buo pa yung family ko at buhay pa yung mama ko. Ano yung isang kanta na pwede mong pakinggan ng paulit-ulit hanggang pumanaw ka? Rest of my life. Sino kanta? Usher. Sample. Ay, hindi ako marunong. Ano yung pinaka-expensive gift na binili mo sa isang tao? Ngayon, dun sa wife ko, Sing Sing. Kano? Masa million. Masa million? Ilang million? Masa. Ano yung pinaka-expensive gift na na-receive mo? Ito, relo. Tama ba? Oh, ito. How much? Nasa million din na eh. Magkano? Hindi ko rin. Mas million na lang ito. Okay, palitan natin ng G-Shock yan. If magkakaroon ka ng isang job at yun yung gagawin mo hanggang pumanaw ka, anong job na gusto mo? Gamer. Gamer. If magiging fictional character ka, anong character ka? Wolverine. Bakit? Hindi ka mamamatay. Mabilis mag-self-heal. Pwede. Ano yung pinaka most interesting na natutunan mo sa ibang tao? Lahat na nangyayari sa bawat isa, nangyayari din sa bawat isa. Okay. Kumbaga parang wala nang pinagkaiba tayo, pare-pareho lang naman ang actually stage na pinagdadaanan natin lahat. Tama. If titira ka sa isang country for the rest of your life, anong country ito? Philippines. Wala ka nang sinabi kung bawal eh. Pwede. Except Philippines. Japan. Ano yung pinaka most beautiful place na napuntahan mo na country? UK. UK, bakit? Walang busina dun, pare. Sa UK? Oo, bawal magbusina eh. Kaya pag nasa hotel, kahit nasa streets ka, sobrang tahimik. Tapos sa mga tao, ang gimmick nila, hindi yung usong sigawan, yung parang nasa gimmick ka nagiinom, parang nagmamurmur lang. Kaya parang iyon ang isa sa pinakamalalim na tulog ko. Kaya baka, lalo pa nandun, di ba, sila Queen, nandun yung mga ano. Siguro, there's a reason bakit ganun nangyayari dun eh. Kaya yun ang pinaka, buong buhay ko, dun ako nakaranas ng sobrang lalim na tulog. Ay, wey. Grabe. Kasi 5 araw kami nandun eh. Kaya nakita ko yung pagkakaiba. Okay. Tapos yung gaganda pa ng lugar, ang ganda na. Bagay.
If may pumano ka at mag-reincarnate ka as a hayop, anong hayop ka? Octopus. In-expect ko lion, agila, octopus. Bakit octopus? Isa sila sa pinakamatalino sa problem solving. Sobrang talino ng octopus. Isa sa pinakamatalinong hayop. Okay. Meron ka na ba mga pet? Meron naman. Anong pet mo? Aso. Aas. Ano yung gusto mong next na pet? Iguana. Bakit? Para maiba naman. Kasi gusto kong mga rare. Yun actually ang sunod kong plan. Mga rare na turtles, mga rare na... Basta lahat ng rare. Okay. If manonood ka ng isang movie for the rest of your life, anong movie ito? Movie ng buhay ko? Joke lang. Celestial Prophecy o Celestine Prophecy. Ay, hindi movie yun eh. Documentary. Okay lang, okay lang. O yun, yun Celestine okay. Prophecy. If magkakaroon ka ng talent, anong talent ang gusto mong makamit? Sa ngayon? Yeah. Kumanta. Kumanta. Kaya hindi ka makapag... ano kanina? Hindi ka makapag-sample. Kumanta kasi parang... Na-visualize yung i-workout ko siya na parang gusto ko na bilang magaling lang na speaker gusto ko makikita ko na kakanta din na yung mga performance sa parang Usher na kumakanta sa pero ang ganda pero nagmo-motivate ka pa rin in a form of songs. Wow! Okay. Ano yung best book na nabasa mo? Pinaka-memorable para sa akin Rich Dad Poor Dad. Kasi doon ako nag ang daming nabasag na paniniwala because of that book. Okay. Ani, if magkakaroon ka ng isang car ulit, unlimited budget, anong car na bibilin mo? Van. Van? Bakit? Gusto kong malaki, komportable. So, nandun yung anak ko, nandun yung asawa ko, nakakulitan. Ah, sabagay. Ano most delicious thing na nakakain mo? Pinakamasarap na nakain ko, Wagyu sa Japan. Kobe beef, sorry, Kobe beef. Sarap talaga. Sobrang siyang lambot na beef. Parang butter. Para literal. Kasi natutunaw halo sa bibig mo. Sana all. Laway lang yung natutunaw sa bibig ko. If magkakaroon ko ng isang hobby na pinapangarap, anong hobby ito na gusto mo gawin? Pinapangarap ko, ibig sabihin hindi ko pa... Yeah, yun, nagagawa. Kumanta. Kumanta, hobby. Okay. Ano yung best joke na narinig mo? Sa dami, parang wala akong maalala. Kailangan matawa ka din kami. Pass, okay. If magkakaroon ka ng accent, anong gusto mong accent? UK. UK? Oo. Ang angas kasi eh. Ang ikausap ko doon yung mga bato, sa kung angas lang mag-English tumble, nito eh. Tumble. Hindi ko kaya ganyan. Okay. Ano yung most inspiring thing na nakita mo? Yung nagagawa ni Elon Musk. Na sa inis niya sa Twitter, binili niya. Tapos tinanggal niya yung mga nagtatrabaho. Ganun kakayaman na bibili ka ng kumpanya pag bad trip ka dun sa kalaban mo, tapos palisin mo, di ba? Iinisin mo lang. Di ba may daladala siyang, inedoro ba yun? Yung pag sink. Sink. Inaladala niya para mang asar lang. Ganun kakaastig eh. Parang sinabi, ang caption niya dun, let that sink in. Lupit eh. Ang galit eh. Ano yung ano, pagbibigyan ka ng isang hairstyle, papalit na may hairstyle mo ngayon, anong hairstyle na gusto mo? Kalbo. Kalbo. Except kalbo. Yung butterfly noon. Yung gano'n, no? Yung usap ng panahon namin. Pero bagsak na. Ang buko kasi wavy. Kaya ang pangit mag-butterfly. Ah, wavy ka? Okay. Kaya galing. Gusto ko yung butterfly dati. Yung mga panahon nila Patrick Garcia. Yeah. Okay. If mananalo ka ng 100 million sa loto, ng gagawin mo yun? Sa pera na to? Wala lang. Wala lang. Parang... Kung sa sitwasyon ko ngayon, kung mananalo, ito pamigay ko lahat. May pera pa naman ako eh. Papamigay mo lahat? Okay. Ano yung una mong ginagawa ka da pagkagising mo? Dumidilat. Except dumidilat. Marunong na. Habang pikit pa ako, half sleep, dinideclare ko na magiging maganda ang araw ko. Dinideclare ko yung lahat ng gusto ko mangyari for that day. Ano naman ginagawa mo bago ka matulog? Sinasabi ko yung mga gusto ko mangyari sa akin. Nagkakaroon ako ng mantra na inuulit-ulit ko yung present goal ko or present na gusto ko mangyari sa akin. Okay. What does success means to you?
Balance. Balance life. Shopee or Lazada? Ano na lang, Shopee. GMA or ABS? ABS. Coffee or tea? Coffee. McDonald's or Jollibee? McDo. Anong bansa na gusto mong puntahan? Hindi ko pa napupuntahan o pupuntahan? Gusto mong puntahan ulit, ikaw bahala. Japan. Saan lugar sa Pilipinas ang gusto mong tirahan? Gusto kong tirahan... Siguro sa... Ano yung purong green? Bataan ba yun? Batanes. Yes. Batanes. Okay. Para maiba ng sobrang tahimik. Kasama mo yung mga kalabaw. Mamahali mo pa rin ba ang partner mo kahit may age siya? AIDS as in sakit na AIDS? Yeah. Oo naman. Oh, mabait or maganda? Maganda. Mestiza or morena? Mestiza. Lights on or lights off? Depende sa kasama, hindi joke. Lights off pag medyo... Nah, mas gusto ko actually lights on. Lights on. Hmm. Patok ka, patok siya. Siya? Pag tinatamad. Sex or chocolate? Sex. What is the best podcast in the Philippines? Siyempre, Lazy Genius Podcast. Yeah, thank you sa pagpupunta, Joseph Lim, sa ating podcast. Talaga, ito yung pinakahinihintay ko sa ating podcast. At meron ka ba mapopromote sa ating podcast, sa mga social media mo, or business mo, etc.? Ano lang, follow my YouTube channel, Joseph Lim. Mag-comment, mag-like, yun lang po. Okay na ka lang. Thank you. Hi, thank you sa pagpupunta sa ating podcast at we'll see you on the next episode. Goodbye. Okay, thank you guys.